I love the vibe. I love the vibe. Yung isa, yung pagpasok ng Onyx Philippines, ito yung mysterious new kids on the block vibe na parang new neighborhood, new town, tapos nandito yung mga OGs. Bren Esports, na talagang they're still maintaining that creative poses na nagsimula last season. Yeah. And syempre may mga mag-step up dito. For example, si Fiumat, napakatagal na niya sa eksena. In fact, siya yata ang isa sa mga natitirang naglalaro pa rin for 10 straight si... Ooh, actually, may na-miss si... out yan. Ay, hindi. Wala siya na-miss out. No. Wala siya na. Kasi napag-bridge yung season 5. Yeah, yeah. Right. So, siya yung nag-stay doon along with perhaps Zapno? Si Yelly Hayes. And Yelly Hayes. So, sila yung mga mag-step up dito. Now, for Onyx, si Ryota naman yung natira. And now, he's playing. I'm happy to see him play. Pero hindi ko alam kung siya na yung parang captain dito sa team na to, but definitely the veteran na pwedeng mag-glue dito sa lineup ng Onyx Philippines. Posibleng glue or guiding brother, ika nga. Pero now we're looking at teams na talagang yet to show what they can do. Because kung babasihan natin na on to the matches, no, for Bren Esports, they have this character and playstyle who enables one another, enabling playstyle. For Onyx Philippines, last time we were seeing different strategies, which turns out to be a good surprise sa ating lahat. Pero on this interesting matchup, time and time again, it's Onyx time under Super Friends, or is it time where few can reclaim Bren's old glory? Well, it's a question that we will answer mamaya-maya. If sino nga ba talaga yung contender natin? Yep. And kailangan din tingnan, kailangan din i-feature, I feel, between the two teams, yung mga parang bagong pasok. For example, itong sa Onyx Philippines, sandaling sabihin na mayroong mga rookies, di ba? But one player particularly na gusto kong tingnan dito is si Super Friends. We know na isa siya sa mga tinitingala doon sa amateur scene. Yeah. Siya yung tipo mayroong signature hero. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga na nakwento sa atin is yung Selena na almost automatically banned. Ooh. When you're facing up against sa Onyx Philippines or dati nga yung Monster Anarchy. Nang interesting ang kanyang katapat is si Few na ang unang nagpakilala talaga sa Selena bilang isang hero. Well, so either post 4 or post 5 si Super Friends. But I love that you pointed out we're talking about Onyx Philippines. There's proving grounds today because there are a lot of eyes nga sa lineup na to because everyone's love for former Onyx team's roster nag-iba na. Ito na ngayon bagong kapanahunan na nag-uusapan natin off-season. So, kanina na pag-usapan din natin si Few, the one of the remaining active players in MPL that has played since season 1. Season 1. Alam ko, Butters, na kayo yung mga posts niyo. 10 seasons kayong dalawa ni Wolf. How was it? Kamusta si Few back then? Noong mga panahon na yun, talagang ano eh, pagalingan yun. Well, hanggang ngayon naman, pagalingan pa rin. Pero iba kasi yung tingin dati sa mga individual plays na nagagawa. Yep. Ngayon kasi more on team play na tayo eh. Pero noong mga panahon na yon, nakikilala ka kapag ikaw yung gumagawa ng highlights. Yep. Yeah, highlight plays, may init na mga setups. Dito na nakikita na it changes time and time again. And that is a testament that few, whatever it is na gusto yung gawin, mapa-individual play man, mapa-team play man, kaya niya mag-adjust at kaya niyang sundan yung alon ng oras. Yes, alon ng oras. Adaptation. Dito nga nakikita for few, but for the side ito na si Ryota, Wolf, happy to see one face na galing sa Onyx Philippines. Yep, definitely. Pero syempre, magiging question din dyan yung chemistry kung talaga bang na-integrate na sa lineup ng Onyx Philippines or former Monster Anarchy team etong si Ryota, di ba? Kasi pwede nga i-gamble kasi totally ng Onyx Philippines na gamitin yung whole 5-man squad ng previous team para na-build up na yung chemistry. Or i-risk ba nila na isama doon si Ryota para merong isang leader or may isang veteran doon sa eksena? Napakalaking question yan. Buti na lang nandyan pa ang idol natin sa lahat na si Coach Blopsy. Isa rin sa mga veterano dyan. Yung mga OGs. Hindi nagpa-bluff yan. Yep. Ito, we're happy to see mga naiwang na mga faces dito side ng Onyx Philippines. Now, they're having another talk right now. Pero ngayon, syempre, kung gusto niyo makascore ng isang elite skin, comment down the hashtag
Mac Delivery Gaming Buddy and your favorite Makdo food on every MPL Season 10 stream on McDonald's Facebook page. So merong 70 na swerteng lucky commenters will be randomly picked na mabibigyan ng skin. Pa-burger ka naman. Mm-hmm. Thank you, Butter. Ba't ako? Ikaw ang anchor. Salamat, Butters. Alam mo ba, hindi mo ba alam ang tamang rule? Anchor ang taga-libre. Si Manjin, madalas man libre. Mga cheeseburger, no, nuggets. Makaka-ano ka talaga. Makakakuha ka na, busog ka na, may skin ka pa. Actually, may kwento ako. Si Pandora dati, may pinuntahan tayo isang event. Andun siya, nag-i-interview ka. Siya yung nag-i-interview? Ah! Alam ko to. Inyo, abangan nyo to si Pandora kasi pakiramdam ko. Time and Wait for no team is there, girl. Kanina pa nga siya nagpapapogi sa ano eh. Camera eh. Speaking of pakulo, and surprises to expect from Bren Esports. Drafting phase tayo, we're seeing Bren Esports prioritizing the marksman ban. At same for Onyx Philippines. No, it's a jungler ban. This time, specifically targeting the jungler of Bren Esports. Yeah. Knowing si Kertizi, isa rin sa mga nagpakita gilas doon sa amateur scene. And nadami talaga nag-scout dito sa player na to. And a lot of teams are actually very much interested doon sa player na gusto nilang kunin agad. And then Bren Esports, of course, have the chance to secure and sign this player. Yung Onyx, nire-recognize na yung mga fan, yung mga links, yung mga heroes na ayaw mong ibigay sa Bren Esports sa ngayon. Okay, we have the jungler. Attention ng Onyx Philippines na binababaan ang mismong, well, possibly or just assuming the capability of Bren Esports over Mastery. So habang hinihintay natin ang pangalawang ban ng dalawang team, okay, so it's Julian. Iniiwas na lang yung flexibility pick. Yep. Nakahapon, even though this hero is nerfed talagang, it's the utility skill sets that matter talaga. Yep. Ngayon, Valentina actually getting banned by a blue side team is something na hindi mo nakikita araw-araw kasi kumbaga ito yung mga heroes na pwedeng maging first pick mo eh. But tingin ko dahil yata sa Faramis threat ang gusto ko rin ng Bren Esports yung Faramis, ibaban nila yung Valentina para kung sakali ma first pick nila yung Faramis ay walang counter yung Onyx. Kaso syempre if you're Onyx hindi ka pwedeng magpa-bait doon. Kailangan eto yung dalawang hero na to, tingin ko, pag naban yung isa, automatic mababan yung kabila. These are the... ganito lang talaga. It's just how the metagame goes. Pag may Faramis sa kabilang team, dapat may Valentina kayo at least na na-trade. So medyo na bawasan ngayon ang posibleng priority pick ng dalawang teams na ito. And knowing na na-balance ngayon si Faramis on patch 1.7.8, it turns out to be a strong support, especially comboed with another mage. Either pwede pero dito natin makita ang first pick ng Bren Esports, Akai, for the first time. It's not a surprise na makikita natin itong Akai. Ang sinasabi nga ng mga players, even the coaches, isa ito sa mga perfect junglers kung tatawagin. Meron siyang pang zone out, madali siyang makakuha ng objectives, gamit yung heavy spin, decent damage. At the same time, pwede mo siya i-fit sa kahit anong lineup eh. Face of the game, so malakas talaga kayo may impact. So pwede kunin dito ng Onyx Esmeralda agad and maybe yung 1-1. Kasi ito yung mga heroes na at least makakapag-match dito sa Akai. Kasi pag yung umikot nga yung Akai, pag tumamba yung Akai, pwede mong sayawan with 1-1 or you can actually get out of the zone of the Akai. So I think Esmeralda tsaka 1-1 na pwede kunin ng Onyx dito. Pero may narinig ako dun ah. I think they could... Diggy agad? Hamza na Diggy. So it's the jungler... Oh, well, jungle pick? Na ipinag-aagawan ngayon ng Onyx Philippines. Diggy second pick. Grabe. Technically, took out the capability ng isang Akai na matulak sila or maipit sila. Right. And ang only problem lang para sa akin dito is you are you gonna put etong Diggy na to onto the mid lane or ito na yung magiging Romeo? I think Rome na to. Rome na nga to. Yep. So parang... Possible. Natatanggalan ng capability mag-initiate unless yung XP lane mo is a heavy initiator talaga. Might be a very early DK
gigipig dito. Pero at the same time, Onyx, parang nagtatago pa rin sila na kanilang mga core heroes. Yep. So ngayon, Bren Esports, open ang 1-1, open ang Esmeralda, nandyan pa rin ang Xavier, pati yung Eve. Kahit pa meron diging nasagot dito yung Onyx Philippines, dahil masyado siya maaga, ang daming open pa dito para sa Bren Esports na mga power picks. Well, speaking of opening, Masha open nga eh. That's also true. Diba? Yung kahapon, onto the XP lane, Masha, or even yung roaming or yung hunt ng isang Masha, ang dami nagagawa. Pero now we're going back for Selena and Claude. Ang ganda ng combo to with Hakai. Eventually, nakuha pa rin yung 1-1. Hindi mo na nabibigay kay, kay Super Prince, yung Selena. So might as well just take it out, kunin mo yung Claude, at kahit makuha pa nila yung 1-1, at least you're setting yourself up for success. Dahil nga, kapag may Selena ka, madali madali i-bait out yung second skill ng isang 1-1. Yes. And now, we can see yung Phobius ban na isa sa mga nagde-develop na ngayon na counter doon sa 1-1. Hindi naman siya bagong tuklas na counter sa 1-1. Matagal naman ito ginagamit. Pero last season kasi nakita natin na hindi nagagamit yung Phobius masyado. Ngayon, makikita natin yung mga teams na ginagamit siya either sa XP lane or minsan nga doon sa gold lane. But in this case, since may Claude na, alam mo na yung Phobius ay potentially magagaling doon sa may XP lane. So good ban from Onyx. Samantala, yung Bren Esports gonna be banning out the Natalia na nagra-rise din ngayon sa meta kasi pwede siyang maging pwede siyang piliin bilang jungle or pwede rin siyang roamer. Actually, narinig ko may added advantage daw, incentive daw kapag nakapatay daw si Natalia ng isang jungle creep, monster. Ng creeps, correct. Mm-hmm. Basta pag sinabing creeps sa sa description ng game, sa jungle 'yon. Minions 'yung tawag doon sa lane minions. Mm-hmm. Okay. So okay ngayon, for Onyx Philippines, event out Paquito. So possibly they're trying to limit down the XP lane na pwedeng tumapat dito side ng Onyx Philippines. What's open? Open pa rin ang Uranus, open pa rin ang Esmeralda. So for post 4 naman sa side ng Onyx Philippines, ng Bren Esports, open pa rin ang Eve though. Yep. Ang dami pang open. We have Cecilion, may Lilia. At yan na yung Esmeralda ban coming out from Bren Esports. We did say na pwedeng kunin din talaga ng Onyx Philippines. Sa ngayon, ang pwedeng itago dito ng Onyx Philippines is yung jungle nila. Parang pwede pa nilang i-flex eto kanilang Tam. So I would expect na ang Onyx ay kukuha ng kanilang position 4 hero ngayon. So, yeah, pwedeng Xavier, no? I consider Xavier Kagura. Maganda din yung reach parang para Kagura. Sa Claude. Yeah makes sense. Mm-hmm. Kung Kagura ang fourth pick ng Onyx Philippines. Kasi kailangan nila ng reach from the backline since puro frontline ngayon na pwedeng humarap. Oh, Grok. Flex pa rin to. Hindi natin alam kung post 4 or XP lane. Remaining unexpected, Onyx Philippines. Hindi muna naglalabas unless settled na sa final pick. Now, what leaves this now for Bren Esports? So open pa rin yung sinabi nating meta heroes. We have the Eve. We have, Cecilion, Kagura. Actually, sa mga nakikita ko dito sa picks ng side ng Bren, for Onyx, para sa akin, simpleng sagot sa simpleng tanong, sinong pipigil sa Claude kapag nag-blazing duet na? I-wild charge mo na lang, kapag kinastan mo pa, madali pa hulihin. Right. So possible na siya na talaga yung maging XP laner. Your dahil nga nakikita ko na hindi dito, parang set up na sa utak ko na siya na yung roam eh. Yep. And actually, may curveball dito ang Bren. Okay, so XP lane, Akai. Karina is pwede siyang maging jungle, pwede siyang maging mid lane. Yung Akai, pwedeng post 5 at jungle. Selena, post 4 at 5. So, we don't know yet kung ano yung potential dito. But we know na si Lolita kasi is more the roamer side. So, baka itong Akai most likely either XP. Actually, XP I'm guessing, XP na. Oh, kasi XP na meron ng Lolita dito sa side ng Bren eh. Wonder, what if pag Lunox bigla ang Onyx? I think, yung burst din eh, no? Needed. Yung early game burst na pwedeng ibigay sa side ng Bren Esports. Lilia. Oh, nga pala, open yung Lilia. Lilia Lunox. The go-to. Show instead. Mm-hmm. So ngayon talaga, nagkalituhan na. Nagkalituhan. Ngayon, ang nasa isip ko, or sa pagkabasa ko dito, post for Diggy, possibly Cho Rome, or post for Diggy, tapos Grok Rome.
tapos XP, Cho. Ang hula ko dito. Ang dami possibility. Ang dami possibility. I think Samus Jungle, tapos ilalagay nila sa 4 yung Grock. That would make better sense. Kasi tingin ko, ang kailangan nila gawin is i-outmatch, i-outspeed yung Karina doon sa jungle role. So information and dedication ngayon sa side of Onyx Philippines ay agapan ang Karina on getting that snowball. Even though may adjustments ngayon sa side ng Karina, I think for Brand Esports, it's all about the enabling capability of their characteristic as master play. So makikita natin dito how they execute it. So game number one, dito natin malalaman kung paano nga ba ang pagpasok ng Onyx Philippines laban sa Brand Esports. At ngayon, malalaman na natin kung ano nga ba talaga ang roles ng ating mga players at kanilang mga heroes. So definitely, it's going to be Ryota to the XP lane. At si Rapidot ay naka-roam. Yeah. Okay, early game. At ito'y sprint tsaka magic worship, Diggy. So expect na hindi siya magpapa-deads ng madalas kasi gusto niyang i-keep yung stacks ng kanyang time bombs. So may message green for Onyx Philippines na could be Diggy also needs to deal damage knowing na may ano din sila on their side. They have Grock na pwede silang umikot abusively early game na pwede ditong kumbaga hayaan ang side ni Kyle Teezy. But on, hindi siya he's not using Demon Slayer instead. Yeah. Okay. Knowing na it's a jungle kasi gusto niyang i-outspeed yung kanyang katapat na Karina. Mm-hmm. But Rapidot, siya ang binibigyan dito nila few. Gets the clothesline reverse time and yung bomb, that's going to be first blood for the side of Onyx Philippines. At this point, masakit talaga yung time bombs. Naka-magic worship siya now. Naka-magic shoes na rin siya. So pwede niya talagang spam yan. And isang small thing na napansin natin mula sa Onyx Philippines, hinarangan ni Grock gamit yung Guardian's Barrier, yung first wave ng minions. Kaya kung papansinin natin, si Diggy mas madali yung kanyang pagkuha ng mga minions dahil mas malapit sa tore niya yung mga minions kanina. So focus on to the mid lane money strap na pwedeng ibigay kay Super Friends. It's enabling Super Friends now, possibly for Onyx Philippines sa talagang nagdo-double time, especially si Grock. But on to the matchup, 1-1 and the Claude. Kamusta naman to on the gold lane? Early game, I would say, parang papabor dito sa 1-1 dahil lang dun sa Inspire. Pero kasi merong BMI yung isang Claude, so kung sakaling mag-inspire nga itong si Nets, ay makakataka siya na madali. Yun nga lang, mas madaling mangbully kung ikaw yung 1-1. Mm-hmm. But I think the first turtle fight will happen right now. Yung turtle, bumababa yung buhay. Meron na sipa doon sa Kel Tizzy. Habang si Pandora, iniikot-ikot dito yung members ng side ng Onyx. But Onyx still gets the kill on Kel Tizzy. Habang ang turtle ay mapupunta din sa kanila. Pandora with the delay and reset of the turtle. Mukhang hindi pa nakapwesto na maayos ang Onyx Philippines because now it's always about the laning stage na kailangan nilang pagganahin. Mm-hmm. And Joe, buti na lang meron pa siyang BMI para makatakas. Yep. So kaya siya i-bully ni Nets kung sakali. Pero actually, si Joe is having a better time. In fact, kasi mas nauna siya mag-clear ng waves. Ito rin naman ng dahilan din naman kasi is nakapokus talaga yung Onyx Philippines sa ibang part ng mapa. Ginagamit nila agad yung... ang ganda ng choice nila eh. Binigyan nila yung Diggy sa post 4 para meron agad times journey sa team fight ng Turtle knowing na crowd control dependent ang Brand Esports. Mm. Ngayon, habang nakikita ko ito lahat, si Pew on his signature Selena. Shades of Season 2. Going back. Kaya nila going back at nandito na nga tayo. 10th season and we're back to memory lane. Gusto nyo talaga makita kung sino yung isa sa mga pinakabatak magsilina ng mga unang panahon ng MPL. Eh, ito yun. Ang idol ng mga kids, si Q, binansagan. Yun nga lang ang Onyx dahil dun sa kanilang unang mga pagkapanalo sa mga cash. Ang taas ng XP nila ngayon. Kung mapapansin mo, ngayon pala magle-level 4 si Q. Although hindi naman ganun ka-dependent sa ult sa level 4 ang isang Selena. Mm-hmm. But now, si Nets meron na rin siyang Corrosion Scythe. So onto that point, meron na siyang kakayahan to hit every enemy with the slow effect na pwede pang dagdag with the Weakness Finder. For Onyx Philippines here, they're still not trying to engage 4 minutes in. Actually, ngayon ko lang napansin, Wolf, wala palang burst capability. Mga members ito na side ng Bren. I mean, nandiyan si Selena. Don't get me wrong, kaya mag-arrow,
yung abyssal trap, yung Garrot, and everything. Pero kung iisipin mo sila since Uwi, kailangan nila dito yung talagang mag, yung magpapalambot sa kanila eh. Yep. At this point in the game, masasabi na natin na late game na lang talaga ang target ng Brainy Sports kung saan nandun na yung damage nitong Claude. Early game, dahil dun sa mga ginawa ng Onyx Philippines na kakaibang mga plays, lumamang talaga sila. And what a play coming out from Ogwen. Ginamit nila yung bush, nag-dominant blast. Kapag nandun ka sa bush at nag-dominant blast ka, hindi lumalabas yung marka eh. Uh-huh. Nakakamdaman mo lang slowed ka. Pero habang nangyayari yung lahat, it's time for Brain to actually go for this. Onyx Sensui, nakuha niya yung turtle. Pandora, on the other hand, gumamit lang siya ng hurricane dash rather, or heavy spin rather, para ma-push back lahat ng members ng Onyx at nakalit ulit na. Unfortunately, malaking threat talaga itong si Super Frinz gamit itong kanyang ultimate. And makikita natin sa laban so far yung fortunately para kay Nets, parang hindi yata niya na sulit yung kanyang needles and flowers kasi dapat meron ka talagang safety net bilang isang 1-1 dahil dun sa cleanse mechanic mo. Kaso parang hindi natin nakita yun. So, safety nets. Safety nets. Tama. Ang kailangan dito. Pero kung pag pinag-uusapan natin ng Super Friends round post 4, may labanan ulit dito. Pandora na trap in Sensui with a heavy spin. Kyle Tizzy takes down one for Bren Esports. Meanwhile, nakalipa dito. Ogwen! Si Nets taking down Pandora. Onyx Philippines back away sa may basag sa tore. Mm-hmm. So, at that fight, hindi ready yung side ng Bren Esports for the assault that's coming sa side ng Onyx Philippines. Dumating si Ogwen doon, meron siyang flicker naman ng blast, pero hindi na enough yung time para masalba niya pa. Remember, may wind-up, may channeling yung Numinant Blast. Yep. At hindi basta-basta ang pwedeng bato ni Ogwen yun. Yep. Well, speaking in the side of Onyx Philippines, looking at the levels of their mid lane or yung post-sports Super Friends, almost 3 levels ang abanse ng XP. And ang item pa lang ni Fudy was just an elegant gem. So mostly now, sa ikot pa lang ng isang gigi, nahihirapan mag-respond ngayon ng Bren Esports. Yep. Wolf. Ang hirap mag-roam dito kung ikaw yung Bren Esports. Nakita natin kahapon yung pagagamit ni Oh My Venus sa post 5 na digi. Doon pa lang, ang laking na factor na ng vision tsaka yung extra damage na nakukuha mo doon sa digi bumps. This time, post 4 to na may magic worship. So pag dinaanan mo yung mga bunny ngayon, yung mga time bumps na yun, masakit talaga yun. Mm-hmm. At Bren Esports, sila na una. Sa turtle side, Ryota with the kick. Ginamitan niya ng Pectus, pero nandun sa may gilid. Rapidot with a wild charge. Nahuli dalawa members sa side ng Bren. At Onyx, nakuha na naman yung turtle. And I think this is the fight. Swallow spin. Ladies and gentlemen, ginamit dito ni Nets. At tumatakbo na siya. And look at this. Si Jome nagwawala na. Yung bomba, binato na. And Super Friends, the pushback ni Splod para hindi na kahit paano makakuha pa ng isang kill sa side nila. Definitely overstaying from Onyx, pero hindi natin pwede tagalin na ang perfect nung initial fight para sa kanila kasi ang ganda na pag-aaral ng Times Journey, kinansel agad ni Pandora yung kanyang heavy spin kasi wala na nga din magagawa yon dahil doon sa Times Journey. However, napunish siya ng Bren Esports and kahit pa sabihin natin napunta sa Onyx Philippines yung turtle, sobrang saya nila kasi nakakuha ng kill bigla itong si Jome. Eventually, magiging sobrang lakas na nandun si Jome. At kung titingnan natin yung mga heroes ng Onyx Philippines, kaya niyang agad tunawin because of the Demon Hunter Sword and the Golden Staff na laging accessible sa isang Claude. At kung titingnan natin, naka-purify siya. So pwede talaga siyang mag-dive dun sa may backlines. Dami nilang in and out for Bren Esports. And to commend one more thing, sa pagkuha ng objectives, Pandora with the heavy spin, since pasugod nga minsan ang atake ng Onyx Philippines, they're still making time kung paano sila pwepwesto na maayos ang getting that turtle. Always securing the objectives from moment 1 to moment 2. Tulad dito, bot lane, sinusubukan nilang bumasag dito for Bren Esports. Pero habang umiikot pa rin sila, it's still going to be the XP lane. Ito si Kyle Tizzy. Holy Crystal pa lang ang unang item niya. Ni Pandora using that heavy spin para mahuli si Ryota. Pero si Ryota ay may Jit, may Kun at may Do para makatakas. At actually, binalik niya pa nga para mag-reset yung Shunpo. Correct. So isang bagay na pwede nyo gamitin, guys. Malayo din kasi yung displacement ng mga Jeep Kundo. So, mas maganda na para malisip yung shoot po. Ang daming damage si Jome. Talagang lumalambot na si Sensui dito. And this is alarming if you're to the side of Onyx PH. Yep.
Pero I love the fact na prioritize nitong Demon Hunter Sword. One main thing din, no, a trivia for Eclod to have this item is ito yung counter for tanks. Mainly because we have two tanks here in the side. We have Cho, you have Grok. Nakakailanganin nila ng extra pangtunaw sa side ng Bren Esports if they want to take this into the later stage of the game. Yeah. Mostly right now, Bren Esports, nagbabahay time sa panahon ito. Yeah. This is the problem kapag yung thumbs mo na dapat ay merong vengeance ang ginawa mo sa jungle role. I mean, syempre, ang decision dito ng Onyx, kaya nila ginawang tamo sa jungle is para i-outspeed itong si Karina. But this time, medyo mamimiss mo eh. Yung vengeance dun sa Tams na pinagsasagot sa mga Claude. Well, Guardian Helmet ngayon for Sensui. Trying to cope up with the damage na nakuha nilang inside ng Bren Esports. Pero ito ha, pwestuhan, mas malakas yung control ng Onyx Philippines right now across the map. Yeah. Mm-hmm. Mainly because of the digi. Ang laki talaga yung factor nitong mga time bumps. Well, actually, Bren Esports, meron din silang abyssal traps. Pero kung iisipin mo, mas umaabante dito yung side ng Onyx Philippines. Kaya hindi din panatag si Few na umikot talaga sa mapa or dun sa side ng Onyx Philippines. Yeah. Third item ni Nets ay Wind of Nature. Sana namang safety net. Yeah. Dahil, safety net. Pang sagot niya dito kay Joe, kung sakali mag-1v sila, sabayang bigkas. Dahil lamang siya. Most specifically, dahil meron din siyang Inspire, ang kailangan lang niyang i-watch out eh yung BMI para hindi makancel yung kanyang ultimate. Yeah. BMI, tapos meron pa siyang physical damage immunity. So this turns out, lumang pepesto ulit dito, Lord's Lane. That's going to be a Lord going to the side of Onyx Philippines once again. Habang nangyayari yung lahat ay si Pandora naman, nagamit na yung kanyang heavy spin. So this might be an opening na pwede gamitin ng side ng Onyx na mag-push. Yep. Malinis nga yung pagkaka-execute ng Onyx Philippines. Well, sa kanila naman din talaga yung advantage ng Lord area. Ang laging tanong dyan is, paano mo gagamitin yung Lord? Sa mga ganitong mga moments, pwede ka maghintay ng second Lord para meron siya nung talon. But this time, ang goal mo kung ikaw yung Onyx Philippines at gusto mo matapos yung laban is to remove all of the outer turrets and hopefully ma-force mo yung mga yung holy defense ng mga inhibitor turrets. That's what you want. Yun na yung extreme value. Di ka nag-hope na matapos yung laban with this first Lord. Okay. And syempre, sa Bren Esports, ang gusto nilang mangyari is to prevent that to happen. But mukhang hindi nila mapipigilan yung dalawang tori nilang mapatumba. Kakayanin ba ng prevention ngayon? Prevention measures ng side ng Bren Esports. On Kyle TZ, he has his second item. Meron na rin siyang a holy crystal and the second one. Meron na rin siyang ano eh. What do you call that? Hindi ko nakita kanina. Ano ba kayo sa dumagdag na item niya doon? Mukhang may away nung magaganap OSX. Mamaya natin isipin yan. That is going to be all the outer turrets down. Katulad nga ng sinabi ni Wolf. Pero in terms of the holy defense na naganap, definitely ay hindi matutuloy ng Onyx Philippines yun. Yeah. Hindi din nakaset up ng ganong kaganda yung kanilang minion waves. Yeah. Kaya naman na hindi nila madidire-diretso. Ito na. OSX, na. Ito oras na yung hinihingi mo. Oras kanina ko na to. Kanina ko pa hinihingi to. It's my time. Arcane Boots, Queen's Wings, and Calamity Reaper. Makes sense dahil lang one thing na pin-specialize ng Blood Wings is you have magic power plus 200% magic power shield. Oh. Mainly to counter the magic damage of Super Friends right now. Ang aga nung Blood Wings, no? Wala pa siya masyado magic power. And that's going to be Ogwen. Si Nipa ni Ryota papasok. Nagamit na yung Flicker. No more Numinon Blast. Onyx Philippines, paano nila i-handle to? Will they go straight for the jugular? Will they go straight for the execute? Tatapusin na ba nila ito? Ryota nandito sa may area and Pandora with the heavy spin. Kiniikutan niya lahat, sinisika niya information at si Joe mababa na yung buhay. Kaltisi, hindi pinapasok sa sariling base! Sa mismong base, hindi ka pwede bumalik. Onyx Philippines, controlling the map successfully. Taking one sa Bren Esports. Ganda na troubleshooting ng Onyx Philippines sa nangyari, pati na rin dun sa draft. Kung papansinin natin, ang main damage dealers ng Bren Esports will be Karina, pati na rin itong Claude. Yung Claude, meron siyang Purify para kung sakali ay matanggal niya yung stun. Kaso, kapag tinamaan na siya ng Wild Charge at nanakap siya, makakancel talaga yung kanyang Blazing Duet. So that's the counter ng Onyx Philippines. At additionally, itong si Super Friends, hinihintay talaga niya na mag-commit si Pandora with that ultimate, the heavy spin. Tapos tsaka niya lang na gagamitin yung kanyang Times Journey para talaga ma-nullify yung Bren Esports. And unfortunately, umakancel ni Ryota.
Ryota, sinusubukan na ulit si Few, concussive blast. Balik ulit si Jome. Successful escape. Prepare na kung sino dalawa. Jome! Oh! Nasibo ulit! Nauli si Jome dito. Wala na siya BMI and this is bad. For side of friend. Makakalabas ba siya, super friends? Ginamit na yung time's journey. And look at that! Nakakuha pa ng isang kill! Oh my goodness! Ladies and gentlemen, wind of nature. Bilin niyo yan. Sulit na sulit. But that actually means a lot kasi nakakuha pa siya ng isang kill. Kaso hindi nila na-clear yung minion wave deep sa may top lane. Which means na makakapag-push talaga ang Onyx Philippines up top. Now, itong pangyayaring to, yung pagtanggal kay Joe, napakalaking dagok neto sa side ng Bren. Kailangan nila mag-hold for 9 more seconds para makabalik siya. Pandora utilizing the heavy spin para hindi sila makapasok. And Pandora, what a play coming out from him. Jome is now alive. And Jome can do the defense. Sa kanya nagagaling lahat ng damage dito ng Bren. Mostly rather. Pero ngayon, ay balik na naman tayo sa stalemate. Yung ano, yung manihan. Pero nakakate ata! Pandora, nasipa na naman ni Coyota. Pinapakita sa atin ni Coyota kung bakit siya anatira sa Onyx Philippines. And Jome, trying to deal damage as much as possible. The contract Inferno is there from Sinsumi. Meron ba siya immortality? At si Jome, ganit na BMI out. At makakatakas ba siya? Reverse time to steal the deal. And Jome, shaken and bacon. Kinakuha yung point of danger sa dalawa. And that is going to be next. Getting the upper hand doon sa may laban na yun. Owen Few, sila na lang ang natitika. And Owen, ano pa bang pwede mong gawin? Well, this became number one for the side of the Philippines. And this is going to be it. Nets dealing the final blow. And that is going to be Onyx Philippines. Securing game number one. The debut game is successful for the side of Onyx. Welcome to MPL Philippines Season 10. Onyx Philippines. Taking game number one. Haba! Well done coming out from Ryota for sure with that last pick-off. Nakita natin yung TikTok play. Pero hindi natin pwedeng i-disregard yung naging impact ng mga rookies mula sa Onyx Philippines. Particularly Sensui, meron siyang isang mini play na ginawa na natuwa talaga ako with that jump through the wall after yung Hurricane Dance. Which in a way is napakalaking pag-nullify dun sa impact sana ni Pandora bilang isang expilator. Kasi imagine mo, wala na silang digi nun. And without the digi, dapat may ipit agad sila nung isang heavy scene. Pero isang mini move lang, isang kumbaga isang crossover lang na ginawa dun ni Sensui, they completely nullified the effect of the Akai. Eventually, dahil dun sa play na yon, pag pinagsama-sama yung mga maliliit na plays nila, like some of their outplays, katulad nung sipa nga ni Ryota, and of course, yung positioning from the 1-1, and the digi eventually poking them through. Nakatakas sila dun sa zone at nakapag-push pa sila, na-extend nila yung reservation nila doon sa base ng Bren Esports, kumbaga. The micro mechanics. Mukhang mastery ang pinapakita ngayon ng Onyx Philippines against Bren Esports. Actually, I would say na kung meron isang nag-standout talaga doon, it's definitely Ryota kung paano niya nakuha yung mga sipa niya sa members ng Bren. At to be honest, para sa akin, pwede pa nga tumagal talaga yung larong yun. Pero dahil doon sa mga ultimates na nagawa, yung mga Wave the Dragon, doon nagkaroon ng pagkakaiba sa laro. We can see now some of the items, pati na rin yung mga record ng mga players natin. From that, wanna focus your eyes on Kyle Teezy, na nagulat tayo bigla siyang nag-blood wings agad as his second item. Which is interesting kasi parang hindi pa siya ganun kapotent, lalong-lalo na wala ka pang ibang magic damage item for you. And siguro ang idea niya dito is to stay longer dun sa mga team fights. Unfortunately, kung ganun lang din yung gusto mo mangyari, dapat nag-tank build na lang din siya from the start. Like the jungle emblem and then the tank build Karina. And the Onyx Philippines really took advantage of that. Kasi nung nakita nila na hindi pa enough yung damage ng isang Karina, dire-diretso yung pag-subsob ng Onyx Philippines. There was only one time na naka-survive yung Bren Esports dun sa isang teamfight after the third turtle, kung hindi ako nagkakamali, kung saan nakuha yun na yun ng Onyx Philippines, pero na-pick up si Sensui dahil dun sa pagpasok ni Jome as the Claude. But apart from that, kita-kita natin yung lack of damage mula sa side ng Bren Esports sa mga team fights. And to add to that, para sa akin, draft din talaga nagpapanalo dito sa Onyx Philippines. They went for the 1-1 at finlex nila yung Tams dun sa kanilang first pick. At kita-kita natin kung gaano kalaking counter itong digi doon sa isang Akai.
At hindi na nagdalawang isip ang Onyx Philippines na i-first pick yung Diggy kasi pwede pala nilang i-flex sa position 4. So if you're seeing yung draft pattern dito ng Onyx Philippines from their coaches, lalong-lalo na dyan si Blufsy. I don't know kung kanino idea siya kung kay Blufsy pa dun sa isa nilang coach, di ba? Yeah. Kung yung itong pagiging creative. But definitely well done coming out from Onyx Philippines na nag-flex ng kanilang mga picks para mahanap yung tamang timpla. Yung thumbs na ginamit nila na binalik nila sa jungle, it makes a lot of sense kasi ito na yung hero na kayang mag-farm ng mas mabilis kumpara doon sa isang Karina. And then you have the Cho from the X-Play na alam ni Ryota na hindi siya matatalo sa matchup versus Akai. Just in the lane matchup. At yung last pick din na Cho in combination with the Grok makes it parang ano eh, parang kung ikaw yung Claude, ang hirap talaga ng buhay mo eh. Gusto mong magkaroon ng sprint na lang para at least makalaban ka. Kaso na-force ka magkaroon ng Purify para at least eh, hindi ka makakontrol ng isang Grok or ng isang Cho. So it was a really well-rounded draft ng Onyx Philippines na directly kina-counter yung Sabrina Esports. Ryota onto the place and looking at just the items. Blade Armor, Cursed Helmet, Dominance Ice. Mainly to sustain damage, yep, and outplay the damage of Jom na talagang nirespeto nila early game. Yep. And looking and following up to the point, ang main mindset talaga ni Ryota is always about maintaining the outplaying capability set. Yeah. Okay. Welcome back, Ryota. Oo. Ang sakit at ang ano eh, try nyo tong Diggy build na to na papryo mo yung Enchanted Talisman, yung tinatawag na libro, tapos kuha ka ng isang yan, yung kinuha nyo dito is the Glowing Wand instead. But basically, yung ma-magic damage. And try not to die. Kasi ang thing with Diggy is nagsiscale yung damage mismo ng Diggy Time Bombs. Yeah. So, once na mag-poke na mag-poke. To the point na hindi nakakayanin ng mga roamers na tankihin yung mga Time Bombs na yon. At nakita natin yung immense control ng Onyx Philippines with objectives. Ang ganda kasi nung kanilang vision tsaka yung kanilang mga pokes with their composition. Mm-hmm. Yeah, speaking of Diggy pa ulit, no? Yung Divine Glaive, yung dagdag na dito, it's 35% magic penetration, ha? Yung Spellbreaker, you get 0.1% penetration sa kada enemy magic defense. Eh, lahat naka-defensive items na. Yep. Yung last countermeasures. Mm-hmm. And MVP, here you go. Super free. Here you go. I would say na siya talaga yung pinaka-X-Factor. Totoo ba ito? Parang nagko talagang mo. Nag-last item Haskell siya. Kasi, syempre, diba yung may feathers ka sa dulo. Tingnan mo yung dulo ng kamay ni Diggy. Mukha siyang close. Dinadagan niya ng metal. Kidding aside, I would say that this kill participation of 69% is actually very nice kung iisipin mo. And to be perfectly honest with you, siya talaga yung nag-dictate ng pacing ng game. Kung papansinin mo, merong mga times na pwedeng mag-initiate na lang or pwedeng pumasok na lang si Jom to deal as much damage as possible. Pero you have to consider na kakayanin ba yung pag-add ng shield ng time turn? Damage. Yep. Speaking of damage, ang taas na rin ng agwat ni ano eh, ni Super Friends Against Few. That's 3 levels XP ahead. Yeah. And it all started dun sa first rotate, no, first moves ng Onyx Philippines. Yeah. Ginamit yung Guardian's Barrier dun sa may mid lane. Mm-hmm. Sa level 1, sa basta bago pa mag-spawn yung mga minions. So what happened is, nausog yung pag-meeting ng mga minions. Yung tinatawag na minion equilibrium. Ah, na mas malapit doon sa tore ni Super Friends. Kaya mas madali niya nakuha yung level 2 at mas madali nila nga na-poke yung kanilang mga kalaban na level. And your smart highlights, ladies and gentlemen, kung makikita nyo dito, View was the first blood dito sa game na to. And kung papansinin mo, ever since nung una pa lang, at ang dami na talaga nagagawa dito ni Super Friends, na sinusubukan na talaga siya i-take down una. Yeah. Pero dahil sa Time's Journey, hindi siya basta-basta displaced, hindi siya nalalagay sa ibang lugar, doon sa mga ka-teammates niya. But for Bren Esports, there were some plays na nagawa nila to the early game that was actually good. Pero hindi nila nasamahan yon ng added aggression pa. Yeah. And we can see na naggumagawa din ng mga plays ang Bren Esports katulad dun sa pag-focus nila sa may bottom lane. However, dito sa XP side ng mapa kung saan nandun yung turtle pati sa mid lane, talagang Onyx Philippines yung nagdidikta. Ito yung overstaying na nakita natin mula sa Onyx Philippines matapos nilang makuha yung turtle. Tinamaan din kasi ng pana doon si Thams.
But this will be the last time kung saan yung Onyx Philippines ay magpapakita ng weakness sa game na to. Nakita din natin si Ryota making the TikTok plays, yung mga animation transfer na alam natin with that bigger. High senses, no? Nakita natin, eto si... this wasn't the play na sasabihin ko sana with Sensui. But nakita mo yun, ni-reserve ni Rapidot yung kanyang ultimate, yung wall charge sa pagpasok ng isang clod. So talagang mahirap maging clod sa game na to. Ito yung play na to. Tingnan mo yung ginawa dito ni Joe. Alam niyang dalawang member physical, ang pumapalo sa kanya na physical at ang nag-iisang makapag-takedown sa kanya ay Super Friends. Yep. Pero etong sipa na to really sealed the deal for the side of Onyx. At kung papansinin mo, kapag wala na si Pandora, parang hindi na natatakot dito yung members ng side ng Onyx. Yep. Given that, nagamit na nila Time's Journey, kailangan mo na lang tanggalin yung pang-hold sa'yo. Yeah, they're just worrying about the thing that will separate them. Yung talagang heavy spin na nahihirapan sila in taking the objectives. Yep. So that made so much effect, especially in securing all the Turtles Wolf. So I don't know kung intended dun sa huling play, pero knowing na there are now pro players, maybe it's intended. So nakita niyo yung sipan ni Ryota, di ba, with the TikTok play, yung the animation transfer. Pagkasipan niya, nag-flicker si Rapida dun sa may backlines. At ang wild charge siya is the Lolita, which we know is the only hero na pwedeng dumepensa dun kay eventually, di ba, pwede siya mag-Dominant Blast para medyo makataas dun si si Pandora. But that didn't happen kasi nga nag-wild charge na doon si Rapidot. Mm-hmm. Sometimes players will view or viewers will view that na parang, uy, bakit bigla na lang tumalon? Ano yun? Nabaliw bigla. Mm-hmm. But in a strategic sense, parang ano siya, meron siyang greater effect para sa team. Mm-hmm. It's all about looking in everybody's shoulder for Onyx Philippines taking game number one. The macro and micro mechanics is showing and the mastery. Now, wala tayong data throughout the season. Well, if they continue to dominate this game, we'll mas magandang debut nila dito. Having on to their own first match, MPL Season 10. But for Bren Esports, pag-usapan natin, could be adjustments that we see na pwede nilang kumbaga other different choices onto the second game. I think pwede sila maging mas flexible din sa kanilang composition kasi parang we can see through yung kanilang gustong gawin agad. Yeah. Additionally, I think yung item choices siguro that they can improve on now. Kasi parang hindi nila masyadong napagplanuhan on that game. But we know for sure na yung Bren Esports, they have great coaches. Nandiyan si Coach Dakin, nandiyan si Coach Pau Expert. Yep. Most likely, ang nangyari dito, ang Onyx Philippines ay nagpakita ng pocket strategy na hindi talaga handa ang Bren Esports. And what they need to do is to reset. Remember yung mga kanila na pag-practice. And we know for sure that they have enough like brain power para makaisip ulit ng bagong sagot dun sa nangyari sa game number one. Yeah, possibly look out for that digipick. Ang dami niyong pang setup, meron kayong Dominant Blast, meron kayong heavy spin, pero pagka nakakuha kayo ng successful na ganun, isipin niyo yung pinag-setup niyo or yung inantay niyong panahon, mapipigilan lang ng isang Time's Journey. Mm-hmm. So, definitely just look out for those kinds of picks katulad nga ng sinabi ni Wolf and enjoyin nyo lang kasi parang medyo stressed eh. Yep. Parang meron talagang diin sa laro. So ngayon, aba, loosen up a bit. Alam mo yun? Maganda yung pinoint out mo, di feeling ka mag-audience call tayo eh. Kailangan ng konting dagdag buff ata mula sa audience ikaw. Sige, ikaw sa Bren Esports, ako sa Onyx Philippines. Sige, simula mo. Ikaw. So pag boom, Bren Esports. Bren ka. Bren ako. Sige. Sige, mga Bren Esports fans dyan, na mismo kasama namin ngayon. Bigyan natin ng konting buff ang Bren Esports. Pag sinabi kong Bren, alam nila yung sasagot niyo, ha? Bren lang! Sa panga, Bren lang! Yun, homeboy na boy pa rin. Siyempre, hindi naman papatalo yung Onyx fans na nandyan. Kapag sinabi kong, what time is it? Alam nila yung sasagot niyo. What time is it? Isa pa. What time is it? Buhay pa rin naman. Buhay pa rin. Ayan na, may reset na tayo. May audience buff na rin tayo. Yep. So baka mamaya hindi ka either compose to a different state. Kung magkasay mga battle, shake it off a bit. Alam mo, ganun talaga. Sometimes kapag mapasok ka sa bagong league or bagong tournament or bagong season, pagka umupo ka dyan, medyo may kaba pa eh. Mm-hmm. Even the champions know na kapag ka unang salang mo after a long time, may onting nerves pa. Yeah. May onting kailangan mo jitters, pa. Jitters, no? Jitters, ibang feeling. And given that, meron na tayong audience ngayon from day number one.
Eh, syempre, kakaibang feeling to eh. Sama-sama eh. Sama-sama. No, last season, nagkaroon tayo ng audience. Like, playoffs lang, di ba? Oo. Dati nga, pag may gawa ko ng ano, nag-audience check ako. What time is it? Ang sumasagot lang si Will. Sonic time! Sumasagot lang si OBSX. Ganun na malakas! Tayo-tayo lang. Tayo-tayo lang. Tayo-tayo lang nung kasi. Itong masayang part yung sama-sama tayo dito. Pero habang pinapanood natin ang bawat laban ngayon ng Bren Esports and Onyx Philippines sa mga team bahay dyan. Kung gusto niyo makascore ng free elite skin, comment down the hashtag MacDeliveryGamingBuddy and your favorite McDo food on every MPL Season 10 stream sa McDonald's Facebook page. So 70 lucky commenters will be randomly picked. So kuha na kayo ng cheeseburger nyo dahil merong free elite skin na may bibigay mamaya. So drafting phase, game number 2. We might see some adjustments for Bren Esports or will Onyx Philippines continue to dominate with their strategy? Onyx, they will be in the blue side if I'm not mistaken kasi kanina nasa red sila. Yep. At Bren yung nasa doon sa may red side. Alam mo, merong emphasis ngayon, Wolf, sa pagkuha ng red side. Even the top teams know this. Ano nga ba meron sa red side ngayon? Yung last pick talaga, sobrang laking factor nun. At sa meta game kasi ngayon, walang... yung mga OP heroes ay meron silang counterpart palagi. So, mas maganda na kapag ipapa-first pick mo yung isang OP hero, dalawa yung pwede nga maging kapalit. So, yun yung advantages ng red side. So, 2 picks dun sa first pick, tapos yung last pick talaga. Pwede ka maging flexible. As we saw in the previous game, yung Onyx Philippines nakapag-flex sila ng kanilang mga heroes. I call it surprise last pick. Surprise lason pick na pwede ibigay on the other side. Because it still remains unpredictable pa rin eh. Pero looking at the banter for Onyx Philippines, they're targeting down the jungler of Bren Esports, Ling and Fanny. But this time, si Bren Esports naman ang mismo na nag-ban ng Akai. Kumbaga, for the side of Onyx, ang pinupuruhan nila dito is definitely the newcomer, the rookie of Bren Esports. And ayaw nila paglaruin, ayaw nila ibigay yung confidence na kailangan ng player. Kasi usually, kapag papasok ka sa mga ganitong tournaments, kaya sa rookie, sa mga natanong nating rookies all across the seasons of MPL, importante yung first game mo. Importante yung first game win mo. Yung first day. Kasi kapag ka nakuha mo yung first game win mo, usually, dun pa lang nade-decide na yung longevity ng mismong ano mo eh. Na mismong career mo eh. Kasi momentum, dun mo na kukuha yung confidence eh. Confidence, momentum, even yung among your peers, nakakadagdag ng energy yun eh. Oo. Ito ah. Onyx Philippines now going for the next ban. And this, Valentina, Onyx Philippines. So for Bren, if hindi nila, if they will still focus, or mag-focus sila sa marksman ban ulit, they're gonna take down Beatrix now. Pero it opens up thumbs for Onyx Philippines. Julian tsaka yung Faramis open din. So, two heroes na pwedeng i-prioritize ng Onyx since ang Bren Esports ay pipili lang kung ano sa dalawang heroes na yun ang kanilang i-let go. I would say, Julian na lang ang ibigay ng Bren Esports, just ban the Faramis. Wala pa rin kasi tayo nakikitang sagot dun sa Faramis. Faramis, no? Unless na open yung Valentina. Yung mage partner talaga ng isang Faramis really matters if this hero unleashes in this second game. So, Bren Esports, Faramis, they're trying to make sure but this opens up Tams, Julian, or Beatrix for Onyx Philippines. Let's see anong priority nila dito. Oh, Julian. Still remaining flexible, Wolf. Yep. Bren Esports, pwede na naman nilang kunin yung Beatrix or get the Tams na rin na isa sa mga flex pick din na pwede nilang gawin. They can put it dun sa may XP lane. Pwede nilang gawing jungle. And I would say Esmeralda. And Esmeralda? Yeah. XP na lang, no? XP Esmeralda pa kayo na lang, no? Something na pwede mong kunin. Yeah. Possible for the side of Bren, eh, nandiyan pa rin ang Claude. Pwede, no? Pwedeng ibalik ulit. Well, it's a winning formula. May pa-flex naman doon. Ano pala si Idol? Pala si Idol? Pakito agad. Bren Esports. Sa Bren Esports. Okay, so Beatrix and yun nga, yung Beatrix. Still remains flexible din. Yep. We can consider Pakito for a flexible choice for Bren Esports. Yep. I think yung Onyx, pwede na nilang kunin yung nila marksman ngayon with the Beatrix is there. Na titira dito is Claude and Irithel. And I think between the two,
parehas yata okay against Beatrix and at the same time masusurvive din yung isang Paquito. Also means yung hindi ako magulat kung yung Diggy ibabalik dito ng Onyx Philippines because it's such a good pick. Making sense, no? Your for Onyx Philippines, will they, I think that was a Thams. Oh, yeah, Thams. Thams and a Cho remaining still. So, with Cho. Ang nakikita ko na ngayon ng Julia na to is definitely going to be mid lane. Hindi natin alam kasi pwede maging XP rin tong Thams eh. Ah, sa bagay. Pwede maging XP, pwede maging jungler. Kaso kasi parang after nung ano, after nung performance ni Ryota ng game number 1, parang gusto ko na ibigay sa kanya yung Joe. Nandun pa rin yung init eh. Kumbaga, di naman naman kasi yung buhok ni Joe. Ay, oo. Medyo kulot. Hawig, no? Correct, correct. Basta kulot, nakakatakot. Oh, I like this a lot. Phobius agad. Iniisip ko nang pwedeng kunin to ng side ng Onyx Philippines. Pero yung Brent, kinuha na din nila. Ang dami rin kasing mga potential na mga dash dito coming out from Onyx Philippines. And so far, wala pang Phobius killer ang Onyx. So gagawin dito ng Brent, baba nila yung Esmeralda o kaya yung tipong mga Lunox. And it is indeed the Esmeralda ban mula sa Brent Esports. Sana na sa Esmeralda. Oh. The night sky tells all. Ita Esme. Oh, sinabi mo kasi. Oh, narinig. So kung Phobius killer, what option do we have for Onyx Philippines? Dahil kung XP lane, yung tatlong picks na to, can either be them. I definitely see Alunox. Oh, yun na lang si coming you. Out. No? No, no? Any kind of burst na pwede mo talagang palambutin or pababaan yung buhay dito ng isang Phobius. Dahil nakakatakot kasi dyan yung paggamit niya nung ano eh. Yung talon, yung ulti. Oh, demonic force. Automatic na nagkakaroon pa siya ng extra shield. So kung mapapababa mo yung buhay niya, doon na magdadalawang isip yung Phobius eh. Yep. Tatalon pa ba ako o hindi? Tama. And Esmeralda, parang ginagawa niyang sobrang hirap ng laro para sa isang Phobius. Kasi lane pa lang, hirap na yung Phobius. Hindi niya kayang tapatan yun. And syempre, pag dun sa gulo ng laban, yung maganda. I like this ban, yung Ruby, kasi pwede nung i-combo ito ng Brent Esports to add the additional displacement, which also means na meron na namang extrang talon itong si Phobius, kasi yung hatak nga ni Ruby, counted siya as a dash. Mm. So pwede siyang gamitin ni Phobius for that. So I love Onyx way ngayon in pacing na hindi na binibigay yung possibility ng advantage ng isang Phobius, but instead, a ban pala yun. It's a Popol and Koopa last ban pala for Bren Esports. They've taken down so much as well. Yeah. Lilia, yung iniiwasan nilang reset. Yeah. Okay, so Bren, pwede pa nilang kunin yung kanilang roamer sa ngayon. Which in this case, wala na yung Ruby. I wonder kung ano pang, mayroon pang Grok? Yeah. And actually, may, yung mga tipo mga sustained heroes like Rafaela. Pwede. But Eve yata ang una dito ng Brand Esports. Possibly covering na hindi mo na magugulo dito si Beatrix. Yep. And one thing they have to consider, this is Popol and Koopa because sa nakita nga at sinasabi nyo nga dito, Wolf, na Phobius being OP sa kanyang lane na pwedeng ma-deny lahat. But I'm hearing something. Export ba to? Oh. For Onyx Philippines? Meron ba tayong... Ang hirap kasi mag-marksman talaga pag may Phobius ang kabilang team tapos wala kayong killer eh. Claude expert ba yun? Ah, hindi. Parang favorite expert. Pero Claude. Okay. Claude Matilda. Okay. So they have a way to save. I think yung Grok, pwede pa rin siya sa side ng Bren Esports ang ngayon. Pang-cancel din dun sa Claude. Pang-protect no kanya mga teammates. And so far, ang gandang addition nitong Eve para sa side ng Bren Esports kasi parang ang pinapahirap talaga nila yung sitwasyon ng marksman ng Onyx Philippines. So tank either, na lang. I think Rafaela o kaya support Grok or tank sa Bren Esports. Yeah, we might see it here. Let's see. What's beneath this? Ufra. Well, given the fact that ang daming dash na pwedeng gawin dito. Anti-dash talaga ito. Alam mo, isipin mo, again, meron ka ng Phobius. So, pagka meron kang Phobius, ina-acknowledge mo yung fact na ang daming dash ng kalaban. Oh. So, paano ba counterin yung dash na yun? Kumuha ka ng Kufra. Yep. Anti-dash. Anti-dash. Pero may
may added factor din na kapag nayakap kasi ni Kofra, tas technically speaking, kumalaw ka din doon. So, again, extra dash ulit yan sa para sa Phobius. Parang kahit pa magsimula pa lang ng laban yung flicker ulti ng isang Kofra, yeah, pwede mo kagad i-proc yung demonic force mo because technically speaking, nagdash na yung kalaban. It then, activates na. Dahil na-stun sila, pwede mong gamitin agad yung Astaroth's Eye for additional control. So, ang daming combo dito na pwede tayong makita mula sa side ng Bren Esports. Mm-hmm. Ito na ba ang pagbawi ng Bren Esports heading in for game number 2? Or will the Onyx Philippines, the new faces, will still reign dominant sa game na to? Tara, panoorin na natin. Wasok tayo dito sa portal, papunta sa Land of Dawn, ladies and gentlemen. And definitely, this game has a lot in store for these two teams. You don't want your debut game to be bad on the side of Onyx Philippines. The same time, for Bren, gusto mo bigyan ng confidence yung mga rookies mo. Yung mga players na to, kasi this is a definitely new lineup for them. Kahit sabihin natin na merong mga players dito na nakapaglaro na nung season 9, nakapagpakita na na kanilang galing. Pero right now, being part of the main 5, kailangan ipakita nyo yung galing nyo or yung tatag nyo, yep, as a team. Yep. And this time, sobrang challenge na ang Bren Esports. Kahit yung Onyx Philippines sa kanilang first win, may challenge pa rin to sa game number 2 kasi we can see na this is a totally different story pagdating sa draft. Yung game number 1 na counter ng Onyx Philippines yung Bren Esports. This time, it's almost an even draft. Parehas merong good win condition over each other. So even after that game 1 win mula sa Onyx Philippines, let's see what happens if the game is even, if the playing field is more even. So tingnan natin kung paano sila magpa-perform doon. Well, still, will they maintain what they have started or will Bren Esports make the combo work, yep, sa laban na to? Dahil sa nakita ko on the previous season, this specific lineup, para sa akin yung Bren has specific lineups for each team, but this specifically, this main 5, really tells a lot of stories. Yep. And ito yung mga ways na nung onto their last match, they stand proud, they smile, and feeling ko they're still up for more games this season and they still want to keep proving it over and over again. Mm-hmm. And ang akin, ang naniniwala ko, ang gusto lang talaga nila patunayan dito na Bren lang malakas. Yes. Yun talaga eh. I mean, Bren Esports, as the team progressed dito ever since their season 6 M2 win, hindi naging ganun kaganda yung pag-turnout nila or yung pag-placement nila sa mga next MPL tournaments natin. And right now, for Bren, ang gusto lang talaga nila gawin is to get back to that form. Possibly even get back. Just to get back in the playoffs. Yep. One step at a time, di ba? Oo. Oh. Epic journey. Tama naman. Very unfortunate for the Bren franchise na back-to-back playoffs. Hindi natin sila nakita, but we'll see if they have finally found a way to get back in there. So far, game number 1 didn't look as good. Pero just seeing this draft ng game number 2, kayang-kayang ipuwersa ng Bren Esports ang game 3. May kasabihan nga talaga na big journey starts at a single step. So Bren Esports, if they can maintain this, magiging maganda yung run nila dito starting in from week 1. So going back into the game, maagang umiikot ngayon ng Bren Esports onto the side of Onyx Philippines, taking, oh, Jome, focusing on the mid lane, denying, no, gold lane, si Beatrix. Mm. And yun naman talaga yung mga ways to actually win that certain lane. Kailangan mo lang i-push back yung kalaban. Not necessarily kill, but i-push back yung sila para hindi nila makuha yung bounty, yeah, nila doon sa mga minions. Okay. Dahil din sa Guiding Wind, ito yung nami-miss natin sa Matilda. Dati kasi kayang-kaya talagang lumipat from lane to lane na Matilda na sobrang dali dahil doon sa Guiding Wind. At nakita nyo, pagka-poke na pagka-poke, di na siya nag-spend na more than 1 second doon after niya gamitin yung kanyang Soul Bloom noon kay Jome. Umalis agad siya, nakabalik pa siya, nakuha pa niya yung mid lane minions. Delay lang talaga yung ginagawa ng Onyx Philippines. And looking at the jungle matchup dito, Sensui and Kyle TZ, a jungle Pakito. We're seeing back again na no Demon Slayer emblem sa laban na to. Yep. Ang gusto natin sa isang Pakito is ano rin siya, anti-marksman din in a way. Lalo na kapag naka-assassin emblem ka, kaya mong i-one-shot.
yung enemy marksman. Yup, yup. Especially yung champ stance, no? Activating or amplifying the damage of Paquito early game could be a benefit ngayon for Bren Esports if they maximize it now. Pero ang titingnan nila dito is si Ryota, may vengeance siya. Meanwhile, ang naiwan dito si Jome on target ng Onyx Philippines. Mm-hmm. Nets taking the first blood. And that was costly for the side of Bren. Although meron silang sagot na pagkuha ng turtle, pero yung nakuha is yung kanilang marksman plus almost 3/4 noong energy shield turret. Yep. So I'm thinking maybe sabihin na natin pantay lang yung naganap. Yep. Dahil kahit nakuha mo yung turtle, ay na-delay naman yung marksman mo. Yep. It's priority on the next, no? Si Nets actually, yung gold lane ng Onyx Philippines ngayon ang ina-amplify ng kanilang side. Sinasabi din ng Onyx Philippines na kinonsider natin yung turtle fights. Ginamit nila yung rotation ni Sensue dun sa may top lane at successful sila dun with a four-man gank up top lane. Mm-hmm. Pero, lugi sa XP ngayon si Nets, si Sensue. Well, sa nakita natin dito onto the average, there's a lot of things na kailangan i-consider. Naka-sprint naman siya, so there's a lot of ways na pwede siya mag-in and out against a Beatrix. So we're seeing Ogwen and Jome na sinasamahan dito sa gold lane. But meanwhile, we have XP lane match up din. But on the side of Onyx Philippines, rotating still as one, pero walang nakita kay Ogwen. Dalawang nahuli dito sa payakap mula sa Onyx Philippines. Pero si Ogwen pa rin mukhang makaiwas. Bouncing ball out. Walang follow-up na naganap si Kyle TZ. Medyo late sa party. At nandito na, hinahabol niya si Rapido at hinahabol niya si Nets. Habang MMA fight ang nangyari doon dahil Joe versus Paquito. Yung kaganapan pero tumpa! Jome! With the flank. Ano ba yung pinanggitaan nila si Sandwich nila. Yung isa may dalang kamao, yung isa may dalang shotgun. Sa kanino ka pupunta? Wala, recall. Yun na kailangan mo gawin. Iwasan ang early game ganks sa side ngayon ng Bren Esports. Going to the advantage, ang nagiging problema nila dito, Pandora remains independently farming sa XP lane. So apat dito ang freely na umiikot sa side ng Bren Esports to counter out the rotation of Onyx Philippines na nabibigyan ngayon ng magandang pwesto sa turtle na to. But you know what? Ang isang Pandora ngayon ay hindi talaga siya masyadong sasama kasi alam niya din na yung hero niya needs extra items to be successful. Hindi siya ganun kakunat, pero kung makukuha niya yung damage items niya, possible na tatalon niya na lang itong mga members ng side ng Onyx Philippines. Mid-game talaga yung ang focus eh. Kasi maghihintay ka mo ng mag-init yung Clock of Destiny mo at mabot mo yung second item which might be Dominance Ice or isang another defensive item. In this case, para sa Onyx Philippines, katulad ng sinabi natin nung una, di ba? Si Sensui, dahil doon sa pag-ikot niya doon sa may top lane, completely na-consider nila lahat ng turtle fights. Kasi hindi mo makuha yung first turtle at lugi ka na sa EXP kumpara sa isang Paquito. Champ stance na gamit na ultimate. Super Fins, kinoconnect si Kyle. Pandora out, pero Super Fins ngayon meron na rin Enchanted Talisman. Activating the Mana Spring. That's a 15% regen max mana that we could expect Super Fins right now to rotate freely na pwede isupplement ang lanes nila. Habang si Kyle TZ siya ang naatasan. Kontrolin ang gitna. Habang nangyari yung lahat, merong rotation na magaganap at lilipat dito yung side ng Bren. Gusto nila i-pressure naman yung top lane. Gusto nila i-pressure itong Claude. At look at this, Ogwen. Nakahuli na siya ng isang magandang Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage kanina. Si Rapido to. Pero ngayon ay magmimintis siya. Well, wala naman siyang information eh. Speaking of pagmimintis, si Rapido is mostly getting on to that death bush as we call it nga sa RG. Yung bush na yan specifically sa gitna controls a lot of information. Onyx right now is getting a lot of chances na kung saan papunta ang Bren Esports. Pero looking on to the items, Sensui meron na siya ngayon reducing the magic defense item. This is the genius wand na pwedeng pangtapat sa Bren Esports. Being the jungler, may advantage siya ngayon dahil mostly nga may mga shields at makukunat nga dito ang napili. You have a Kufra, you have a Pandora. Now you also need to maintain an advantage of having that magic damage aside dito. Pero mukhang Pandora ang magiging target pero may natrap dito dalawa mula sa Onyx Philippines. Talon na nga si Pandora. Onyx Philippines, Super Friends back away the top lane.
And that's going to be another dirt on the side of Bren Esports. And it seems to me that Onyx, hindi nila gusto talaga lumaban ngayon. Or possible na baka napipwersa silang mag-react sa ginagawa ng Bren. Yeah. Yung kanilang opposition, hindi pa talaga malakas sa ngayon. At lalong-lalo na babalikan natin yung first move nila. Sinabi nila, ay, gold lane talaga yung target namin. So maghihintay kami ng farm. Kaso, yan na. TZ. Nagpapakilala na. Kyle TZ. Nagpapa-acknowledge sa side ng Bren Esports. Habang nagfa-farm pa rin siya, he's looking for information na pwede ibigay sa Bren Esports. But now, mukhang Onyx Philippines is still trying to be on track sa laning at defenses. Meanwhile, on the side, si Ryota nag-iisa sa bottom lane. Bren Esports, apat na pwede bumasag sa Torre. At walang magagawa dito yung side ng Onyx kung hindi ibigay yan. Pero si Nets at si Rapidon nandito na. They will try to take down Ogwen, pero I don't think na siya yung dapat to target ng Wave the Dragon. Ogwen, tingnan natin kung itutuloy niya yung talon. Guiding itutuloy wind. Itutuloy niya yung stretching, pero wala nang tatamaan. So we're seeing a slow-paced game right now for Bren Esports and Onyx Philippines being cautious on taking each step. Because right now, Sensui on to the matchup. The Sensui versus Kyle TZ. Although, one level gap XP, but this is, we have the Malefic Roar and also the Hunter Strike. Pampabilis dito sa isang pakito and also this physical penetration that they have. So lamang lang dito ni Kyle TZ is may knock-up siya na pwedeng kay Sensui. But having this concentrated energy item, dinadagdaga ng spell vap ng isang Julian on the jungle. Alam mo naman, kapag nag-sword dash yan na naka-enhance, ay talagang balik talaga yung buhay to the point na baka kailangan mo ulit bawasan ng bawasan ulit ang isang Julian para ma-take down ito. Pero Ogwen, kanina pa nakabantay dito sa top lane. But tama ba ito nakikita ko? Si Jom nasa bush pa rin sa taas. Oo, kasi ano yun mga shotgun build yun eh. Medyo tumataas ang macro control ngayon ng the map control of Bren Esports. Na pwedeng ilaban against my top lane action, Beatrix, 1v1 mula kay Ryota. Taking down Jom Onyx Philippines. Sobrang importante ng kill na yun. Definitely Bren Esports pa rin lamang dito sa my Lord fight. Mm-hmm. And that is going to be Circling Eagle to the Way of the Dragon at ang Blazing Duet. Binato sa tapat ni Few. Few goes down yung mga members dito ng side ng Bren. Tinatanong na sila ng Pandora. Pero Pandora won't get out of that. Five-man wipe para side ng Onyx. Nilinis ang lapag sa mga members ng Bren Esports. Oh man, insane mechanics coming out from Onyx Philippines. Una si Ryota na hindi nga nagtatago sa... Hindi siya yung nagtatago. So hindi siya yung nagpaplano ng kill. Gusto lang niya mag-split push dun sa may top lane para makontrol nila yung mga lanes. So that they will have at least an advantage dun sa may turtle fight at sa Lord fight. Pero napatay pa niya doon gamit yung kanyang vengeance at syempre kasi naka-corrosion side siya noon. Really outplaying si Jom that time. And then, dun sa may Lord fight, complete mechanical outplay ng Onyx Philippines. I honestly believe na Bren Esports, maganda yung kanilang team fight na control. Meron silang Fovius, meron silang Eve. Yung Pakito, pwede siyang mag-bait ng konti tapos gumawa dun sa may backlines. At syempre, meron silang Kufra. Ang daming team fight tools ng Bren Esports. Pero yung Onyx Philippines, nakahanap sila ng magandang talon mula kay Rapidot at nakakita na naman tayo ng TikTok play mula dun sa Way of the Dragon. Ryota, and they outplayed once again. Mm-hmm. Kyle TZ na ipit sa may gitna ng lahat. He will stay alive. Real world manipulation, successful dito ang side ng Onyx para madepensahan lahat ito at hindi na ipipilit. Hindi na ipipilit ng Onyx in terms of just going down to the middle at i-take down yung mga turrets dito na side ng Bren. Remember, si Bren has good wave clear. Real world manipulation pa lang paluna. Paano pag sinamahan mo pa ng Nibiru's Passion? Ang ganda na pinag-uusapan natin yung mga comeback potential ng Bren Esports because ang combo, ang CC combo na pwede lang ibigay side ng Onyx Philippines is potentially high. Knowing that the reach of Pandora, being the Phobius, can do a lot of things. Kung baga pwede makapag-activate kay Ogwen for that perfect set. Pero ang kanilang problema dito is, kailangan hindi muna nila pansin na ginagawa ng Onyx Philippines onto the XP lane or yung push. Around. Pero umiikot ang Onyx Philippines, Bren Esports. Going up top, pero sa lagot si Pandora. Mm-hmm. At si Pandora ay na-set upan or nakita lahat ng members ng side ng Onyx. So hindi sila magiging successful. Pero ito na yung habol na tinatawag natin. And look at this. Ogwen with the ultimate. At si Nets, bumato na ng Blazing Duet. Wala siyang enough damage. Pandora goes down in the process as well.
That is a 1-for-1, ladies and gentlemen. At nag-iinit na yung dalawang team natin dito. Oh, what a play from Onyx Philippines. Kumuha sila nung wraparound. Eventually, nakita sila ni Pandora nga lang. Nahuli sila doon. Thing with Bren is, ginamit agad nila yung real-world manipulation, pati yung demonic force. So, yung sabi ng Onyx Philippines, complete back out sila. Now, Bren Esports gets a kill doon kay Rapido nung sinave ni Rapido yung kanilang Matilda na hinahabol ng Bren Esports. Unfortunately, na-tradean pa yung Bren Esports. Kaso ito, bina-burst na nila yung Lord. Well, ang gandang decision nito mula sa side ng Bren Esports. Kailangan nilang iwasan ang mga ganong klaseng wraparound because how deadly right now, kung gano'ng ka-deadly ngayon ng Bren Esports, combining all the combos simula pa lang kay Kyle TZ at mismo yung real world manipulation, there's a lot of control setups na pwede nilang gawin. Yeah. So right now, Onyx Philippines needs to be wary of those kinds of threats, especially ngayon that they're trying to clear the waves. Yeah. So freeze lane muna tayo. May lalabas, may sisilip, pero kailangan mag-ingat. Nadalang ko po na to. Bren Esports securing that Luminous Lord, the level 2 Lord. Yan yung nambabangga na Lord. And they can use this to their advantage para maunahan sa pag-take ng inhibitor turrets ang side ng Onyx Philippines. And we can say then na just based on the composition, kamuntikan si Rapido doon. Kung magkaroon ng banggaan ng 5v5, power spike to ng Bren Esports. And ito yung kailangan nilang gawin. They have to stick up as 5. Puwersahin yung Onyx Philippines na makipag-engage sa kanila. And we'll see kung paano na i-approach to ng Bren Esports. Speaking of engagement, nag-conceal na dito. Oh, and Ogwen, pumasok siya at mapapakusahan nga ba, there's the Way of the Dragon. Medyo paling yung pwesto nung pagkakasipa niya, pero hindi nagmamatter yung side ng Bren. Gusto pa talaga nila lumaban. And Pandora will go down and next with the Blazing Duet. At yung talon, na-cancel siya. Pero yung BMI, just in time, saving the day para dito side ng Onyx Philippines. Walang outer turret sa taas. At sa mid lane, but right now, for Bren, they are happy with the damage na gawa nila. Actually, wala na rin inhibitor turret sa baba ang side ng Onyx. Yeah, nakita natin na may magandang play din yung Onyx Philippines, pero na-distract tayo dun sa fact na yung Bren Esports, ang ganda ng kanilang execution with their Lord push. Una, finrease nila yung mid lane, pinahabang nila yung top lane, tapos finas push nila yung bottom lane. Eventually, Onyx Philippines, hindi nila kinaya yung pagsabay-sabay ng mga minions at yung off-timing, lalo na dahil nandun sa top lane yung Lord. So, nalito sila sa kanilang dedepensa and eventually, Bren Esports masterfully pushed the lane. Napakagandang lesson sa kung paano gamitin ang Lord timing, particular usage ng Lord timing from Bren Esports. That's the abilities of Bren Esports right now, having the control over the map. With the 5v5 team fight capability set up na pinapagana na ngayon, we're still 15 minutes in, heading into late game. Major defense for Onyx Philippines, but they need to count or they need to play their cards right sa mga oras na to because every check bush na pwedeng gawin dito, there's a lot of follow-up na pwedeng mangyari. Nandito si Ogwen, nandito din si Pandora. So there's a lot of follow-up, especially na pwede nilang gawing bait dito, yung Lord. Are we seeing, ladies and gentlemen, a possible game number 3 dito sa Bren? Right now, it looks like their position to go for it. Dahil nga sinabi mo, sila lamang. At dahil nandito na sila sa Lord ngayon, sila na talaga ang mas malaking chance. Pero, na-reset yun, OSX. Na-reset yung Lord Wolf. Ngayon naman, si Rapido, takapwesto na si Super Friends. Unti-unti niyang tinitignan kung saan nga bang magandang pumasok na backline. Kasi ang pinakatrabaho niya ngayon is to stop the real world manipulation. Deny the setup. Onyx Philippines needs to deny the setup of Bren Esports. Ogwen charging up. Walang nahuli si Rapido dito, naiwan. Pinatunog yung Lord. Setup coming in. Nabato na. Sino makakuha ng Lord? And it's going to be Job. And right now, Bren Esports, they just want to go back. Super Princess may likod. But the problem is, wala siyang kasama. Pandora, tumatalon ng tumatalon. Ladies and gentlemen, Onyx, they are running away for their lives. Si Kyle TZ dito, galit-galit, sapak na sapak. And that is going to be Kyle TZ taking down Prince. 5v4 situation. Onyx did not get the Lord. Backs against the wall. Mahirap dito. Hindi ganun kataas ang wave clear ng Onyx Philippines unless mag-commit talaga itong si Julian pati itong si Claude. Pero walang ultimate si Nets.
The thing is, Onyx Philippines, tinry nilang sabayan yung Bren Esports, kaso walang kasabay si Nets sa backlines. At eto na, base. Ooh, no more real revelation rather. But that's going to be amazing duet. But that is not enough to stop the push na gagawin ng Bren. Ito na nga ba ang pagbabalik ng kanilang lakas? Taking it to game number 3, Bren Esports. Taking game number 2. Yep. Hindi na nga tayo nag-blink doon, tapos na pala. It wasn't the setup, it was the diversion na ginagawa ng Bren Esports. Hinahati mismo ang capability nila onto that late game strike. Now we saw na doon sa last Lord fight na maganda, na sana yung gustong idea ng Onyx Philippines. Yung advantage na parang 70-30 na nasa Bren Esports, tinry nilang pababain sa 50-50 by actually contesting under the real world manipulation. At kaya sana yon. Unfortunately, hindi nagsabay yung talon ni Matilda, pati yung paggamit ni Nets ng kanyang ultimate. Kasi yung Blazing Duet, as strong as it is kapag tumalon ka dun sa may backlines, yeah, mas maganda kung may initial munang tumalon, which could be the Matilda, right? Yun yung sanang gusto nilang gawin. Kaso nga lang, kapag mag-isa kang tumalon bilang isang Claude, na pupunta ka sa isang point kung saan luging-lugi ka kasi Wind of Nature lang katapat, nullified na yung Blazing Duet mo, yeah, tapos pwede ka pang makancel ng isang Kufra. So, it could have been totally different kung may kasabay siya kung sakali merong Cho muna na nauna or merong isang Matilda na kasabay dun sa may backlines. That didn't happen and it was very easy para sa side ng Bren Esports to secure that Lord. Sabi na natin nasa kanila yung advantage, pero dinagdagan pa nila kasi mas maganda yung execution nila dun sa last Lord fight. Yeah, specifically that moment, that's where things shaken up for Onyx Philippines, na nahiwalay mismo dito yung kanilang composition. And knowing na yung presence mismo dun ni Phobius, na nandun mismo sa gilid ng pit ng Lord, si Super Friends lang mag-isa, kinulang siya ng follow-up. And sa knock-up na nangyari ngayon, dun nakita ng Bren Esports utilizing that moment sa Lord na yun. So, pinapansin ko talaga yung mga galaw nila. Parang yung team fight na yon, it was all over the map. Kung papansin mo kung paano pumasok doon si Super Friends, naabot yun naman yung likod eh. Tama naman yung nangyari. Kaso, naging problema, siya lang yung mag-isa. Yeah. So parang it was all over the place. They were really just trying to aim for the Lord. Parang nawala ng plano yung side ng Onyx doon sa may Lord fight na yon. And it came back to bite them. Kumbaga parang nagkahabulan na sila Pandora, eh kapag ka, syempre, ang isang Phobius, makita ka lang nung nanag-dash ka, automatic, kap-closer na yun eh. Umiilaw na yung bumbilya sa ulo nun. Umiilaw na yung bumbilya, eh purple yung bumbilya. Ay, purple. Purple na pala yung bumbilya niya. Special. Special. RGB. RGB. Hindi, nagpapalit ng kulay lang. Katulad din, may purple tayo sa likod, oh. You know? Nice! So, parang ikaw lang, ah. Ako lang pala may purple dun. Pero guys, that was one way of taking this first meeting sa game number 1. Siyempre, game 3, tara! Ang tawag nga daw dito sa ano, sa laban na ito or sa series na ito, parang ito yung magkakaalaman kung sino yung may stronger shade of yellow. Wow! Oh, so, ngayon, tingnan natin, 1-1 sila. Sino nga ba yung makakuha ng title na stronger shade of yellow at sino yung papakilala talaga dito? Now, pag-usapan na natin to kanina, pero I cannot emphasize how important it is para dito sa dalawang kupunan na ito na makuha nila yung panalo. They need the momentum. Yep. Yeah. Bren needs the momentum dahil nga hindi sila nakapasok ng playoffs noong last season. But right now, they want to start their season with a win. Yep. For the side of Onyx, syempre pagbago, gusto mo panalo ka agad. Oh, naman. It tells a lot, okay? Especially kung baguhan ka dito. And now, for game number 2, we can talk about on how things worked. Feeling ko naging magandang itemization nila ng Bren Esports now. Pero Wolf, kailangan mo ito i-breakdown kung paano nga ba naging magandang laban na to. I think it will go back to the draft dun sa mga tipong mga points lang kung saan mas malakas yung each team. I think it will go down that. Kasi parang yung draft natin dito, mas lamang yung Bren Esports sa early to the mid game just because of the fact na sobrang lupit ng kanilang team fight versus Onyx Philippines. Yung Phobius, sagot agad niya dito yung marksman at the same time yung mga dashes ng Onyx Philippines. And if you're looking at Onyx Philippines, wala silang pangpatay doon sa may Phobius ng direkta talaga. Wala silang direct counter. Although they killed the Phobius 3 times, it
it resulted na nagamit nila yung marami nilang resources for that one. Additionally, wala rin silang legitimate way to cancel this Eve kapag meron siyang ultimate. So wala sila ng ganung factor. At the same time, Paquito, pati na rin itong Kufra, pwede nilang pigilan yung isang Claude kapag tumalon na nga. So, in the early to the mid-game, pag wala pang masyadong items ng Onyx Philippines, it will definitely not be enough. And now, let's look back at Onyx Philippines. Ang pinaka-magic burst lang nila will come from Sensui. Kaso, this is a jungler. Wala sila nun parang artillery mage na pwedeng kumounter doon sa isang sa Beatrix. So, si Julian, kaya niyang i-dive yung Beatrix, pero napigilan agad siya ng mga members ng Bren Esports. And we can see also yung impact ni Caltezi from the start up until the finish. Nakuha nila yung first until the third turtle because of their advantage. At the same time, yung second and third lord ay napakadali para sa side ng Bren Esports. Nakuha ng Onyx Philippines yung first lord of the game, which resulted na nakakuha sila ng lead over Bren Esports, about 2,000 gold lead, pero hindi nila nahawakan after nilang mapoke ng mga members ng Bren Esports. Additionally, Bren Esports, kung isa sa mga naging dahilan kung bakit maganda ang kanilang game dito is the fact that during the crucial team fights ay hindi sila nagkaroon ng mga mistakes. For example, nung first lord, sabihin na natin natalo sila doon, but lord number 2 and lord number 3, sobrang decisive ng Bren Esports. Hindi na sila nagkakaroon ng mga forced ultimates, hindi na awkward yung positioning ng kanilang mga players. At nakontra nila yung pagtalon nga ni Claude. Add to the fact na meron din naman mga minor mistakes ang Onyx Philippines na na-amplify ng Bren Esports. That's the reason why this why they won. At in front of that is this Caltezi, a rookie sa MPL, nagpapakitang gilas with the jungle, with his jungle mechanics. Caltezi with a Paquito for Bren Esports. Taking it to game number 3, we have the Malefic or Hunter Strike. Purely damage, physical damage penetration, samahan pa ng spell vamp onto that last item, gives so much capability to activate the champ stance sa isang Paquito. So nakita natin, as we look back, mamaya sa ating highlights, baliktad nga yung score eh. Tama ba? Mas lamang pa nga yung Onyx Philippines sa kills. If I were to see the post-match stats, and ito, balikan na lang natin sa game highlights, ladies and gentlemen. And as we look at the plays, kung paano nga ba nabawi dito ng Bren Esports. At kung papansin ninyo, early into the game, gusto talaga nila si Jome yung target for the side of Onyx Philippines. And you would notice na gusto talaga nilang palamangin agad dito si Nets. Now, ang pinakanaging problema lang nila is hindi nag-translate agad yon sa isang turret at kahit papano ay nagkaroon dito si Jome na pagkakataon na kumuha ng isang kill at sila pa yung mas naunang umikot in terms of getting the turrets all over the map. Ngayon, kung papansinin mo, it seemed to me like ito si Sensui, hindi siya yung parang thumbs kanina na parang sobrang bilis mag-clear tapos laging nandun sa may area. Kasi kung papansinin mo, yung emblem niya din dito is the Mystery Shop. So technically, mas mabilis pa rin sa kanya gumalaw dito si Caltezi. Yeah. And one thing, the active decision kasi ng Onyx Philippines na i-forgo yung first three turtles dahil dun sa fact na binigay nila yung first turtle. Pag binigay mo na kasi yung first turtle, automatic di mo na makukuha yung second. Yeah. And sobrang hirap ng third. And that's the reason why it didn't happen. Ito nga lang, sa Onyx Philippines, after nilang makuha ng isang kill, nakakuha agad ng Lord yung Bren Esports. At yeah. Tuloy-tuloy nang nakakuha yung Bren Esports. By the way, perfect usage of the Lord 2 push from Bren Esports. Yeah, ito na yung match kanina na we were expecting na pwede mabawi ng Onyx Philippines and going back. From a moment for Caltezi na mawalan siya dito ng passive, no? There's a lot of chance na iniintay na si Ogwen to make that perfect set because there's two heroes or players sa Bren Esports that is saving that final ultimate. Even to this last push, talagang ginamit na nila dito in winning that match. Di na nga nag-matter yung set eh. Yeah. It's just nakadlock na lang sa base. Ang hirap din eh. Parang na-distract sila din dun sa team fight. Tapos alam naman natin yung Beatrix kasi kapag minute 15 onwards, kapag nakuha na niya yung lock item, automatic tatlong atake ng shotgun na lang yung base mismo. So isang atake, isang reload, and then another attack. Kapag meron ka pang flicker, sure, makukuha mo yung positioning mo doon sa base, base building. So sure na din yun na this is one thing na kailangan tandaan kapag ikaw may kalaban ng isang Beatrix. Kapag pinupush na kayo sa dulo, huwag mong isipin masyado yung mga kampe.
isipin mo kung nasan yung Beatrix at huwag mong hayaang makapag-flicker siya ng freely doon sa base ninyo. One thing na nangyari din kahapon. Yep. Huwag niyong hayaan mag-push. Kasi automatic gagawin lang nun, isang, actually, dalawang palo doon sa unang reload, tapos dash. Mm. May reload na siya agad nun. Tapos, yung extra bullets. Bibigay niya na lang yung pangatlo. So parang, oo nga no, parang kung iisipin mo, hindi mo pwede basta-basta din habayaan yung Beatrix sa mga huling pagkakataon kasi ang pinipre-hit niya, hindi hero. Yung ang susubukan niya i-pre-hit, yung base yung na base, mismo. Yung base, yung tore, yung objectives. Diba usually marakinig mo, pre, yung marksman, pumipre-hit sa hero. Patayin nyo, patayin nyo. Kunin nyo yung marksman sa likod, abutin nyo. Please. Paano yung command dun? Yung marksman nasa harap, pigilan nyo, pre. Please. Ang kailangan nyo talagang communication ng time na yun. Asan yung Beatrix? Asan yung Beatrix? Ah. You really need to find it. Yun nga lang eh. Kahit nga yung sinasabi lang nila, Bea na lang, ganun. Kailangan mo talagang pigilan yung Beatrix na mag-flicker. Kasi season 9 pa lang, nakita na natin yun na ganun yung diskarte ng mga teams. With the shotgun, three hits na lang yun eh. Or four yata kung sakali. Or three. If I'm not mistaken, tatlo lang talaga eh. Pag ganun nakalakas yung Beatrix. We could say, on the adjustment of Onyx Philippines, we could actually see kung pwede mag-switch up kung sino makagamit ng Beatrix kung nanakawan nga nila. Either they deny it or they pick it first. Because sa nakikita natin dito, going on to the match, mas nagiging maigpit ang contention onto their first debut. So dito natin malalaman kung ano nga bang ibibigay nila sa atin onto game number 3. So we could expect steals, bans, but now, Butters, mukhang meron ata tayong kailangan ding i-activate sa lugar na to. Actually, guys, sa lahat ng mga nanonood dyan, makakasama natin dito yung mga audience. Guys, okay pa ba kayo? Uy. Isa pa, parang, kailangan mag-audience ko lang ata pa, ulit parang eh. Kailangan nata audience ko eh. Kanina gumana sa Brand Esports okay. Eh. Sa lahat ng nasa venue ngayon ng MPL PH Season 10, okay pa ba kayo? Alive, alive, alive and kicking. Nandito pa, nandito pa rin. Ronald, siguro tayo, roll call tayo ng ano, ng mga fans. Si Wolf naman. Yeah. Bakit? Ay, hindi ka pwede. Siguro. Dapat analyst, dapat walang ganun. Okay, okay, sige. Oh, ayaw nga pala. Tama, oh, para ano, tayo, para ayaw. Neutral. 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 Neutral objectives. Oh, sige, tawagin na natin. Simulan natin sa Bren Esports. Bren lang! Oh, isa pa, kaya tayo na game number 3 eh. Bren lang! There you go. Onyx, PH, what time is it? Hindi ready. Alam kong mayroon pang ibibigay. Isa pa. Onyx Philippines, what time is it? Ayun na. Umiinit na. Pero look at the faces of these two teams ngayon ah. Still calm and composed. Ayun, may yun. May konting ano. Mayroon tayong diehard fan. Mayroon esports na nairinig natin from our background noise. But at the same time, for Onyx Philippines, re-strategize, reset. Si Ryota, it's the first time I'm seeing Ryota once again. Because noong season 9, hindi siya ganun nakakalaro ng ano, most of the times. But yeah. Now, look at this. The smiles on the face of Bren Esports. Yeah, ito, dito pumapasok yung psychology. Pero before we talk about that, bago mag-psychology, dun muna tayo sa food delivery. Ah, gusto ko yan. Gusto ko ng burger. Kung gusto mo makascore ng free elite skin, comment down the hashtag MacDeliveryGamingBuddy and your favorite McDo food on every MPL Season 10 stream on McDonald's Facebook page. McDonald's Philippines Facebook page dapat yan ha. So meron tayong 70 lucky commenters na mananalo ng isang malupit na elite skin. Okay, naabangan ko ngayon yung mga elite skin ng mga tank. Eh, hindi pa lumalabas eh. Pero sa Starlight September, lalabas na. Ayan. Pero ngayon, pag-usapan muna natin yung atmosphere ng ating mga players ngayon, kung paano sila titignan. Bren Esports, nag-lighten up yung mood nila. Nakakangiti na sila ngayon. Well, for the side of Onyx, definitely nagkaroon ng konting bigat. Yo, makita natin sa Bren Esports na game one, they shook it off. Kasi parang ang naramdaman lang nila doon talaga ay na pocket strategy tayo. So pwede tayo mamawi. Now, Onyx Philippines will maintain it. Yung kanilang blue side, yung kanilang side,
win the odds game. So, pwede natin i-expect na ganun pa rin ang magiging choices. Fanny, Ling, tapos Valentina Ban. But if I were Onyx Philippines, baka wag ko na lang iban yung Valentina para dalawa yung moment. Kasi kung susundan natin yung trend, yung Bren Esports, ang second ban nila ay it's going to be Akai. Possibly, no? So it's either fair trade na lang. I actually want to ask Wolf, red side wins games ba? Parang so far sa stats ngayon, parang so far against series, yes. But I don't think na automatic yata siya kasi nakita natin sa series 1 kahapon palitan eh to 2-0 eh sa series 2 with Blacklist, yeah, I think so far red side wins. Red side wins. Hopefully hindi Valentina yung ban ng Onyx Philippines. That's Fovius. Very good ban. Okay, bakit ganito yung mangyari? Kasi yung Bren Esports, isa na lang yung natitirang ban sa kanila, so meron isang mapupunta na ngayon. Exactly. Na sure. Yeah. So, Onyx, it's either the Faramis or the Valentina. Kung ako yung Bren Esports, i-open na lang yung dalawang yon. Maybe ban na lang yung Julian. O kaya yung chose so far na favorite ng Onyx Philippines to cripple them. Para sila naman yung, imbis na sila yung pipili kung ano yung matitira, kung Faramis or Valentina, sila yung mag-dictate ngayon. Tipin mo, no? Kung yung Valentina makakagawin din yung ultimate ng Paramis. Yun parang nga. Doble Paramis tayo doon. Actually, yung priority between those two, mas maganda kung Valentina yung i-prayo mo kasi no matter what happens, mas malakas ka doon. Tama ba? Masha? Ewan ko lang, ha? Tama ba rinig ko? Parang may natanggal. Ng Bren Esports, I'm not sure. So, oh, Masha nga. Masha, in-open na lang. Paramis yung inuna? Open. Tide, wait for no man. So may na, well, we could still confirm. Beatrix, there you go. Beatrix, Valentina ka na dito. No reason to give the Valentina after the first round of rotations. Bren needs to secure this double pick. There you go. Beatrix, Valentina, Bren Esports. At matagal na mga clash ang makikita natin dito kasi dalawa po ang buhay ng ating dalawang kupunan dito pagdating sa mga team fights. Tingin ko mag-cloud ka na dito kung ikaw ang Onyx Philippines. Maybe the other choice would be the Iritel, pero maganda yung cloud, I think, for extended team fights. Ngayon ko lang na-realize, awit pala sa play-by-play ito. Ang haba ng laban nito. Paramis. Valentina. Naka-one. Sige, dalawang beses na team fight sa isang clash. Sumahan na lang kita. Ha? Hindi, okay lang. Subukan ko lang. Sige. Kakalabitin na lang kita kapag kailangan. Dalawang Paramis, pre. Dalawang Paramis, pre. Dalawang cult altar. Dalawang cult altar. Delikado yun, ha? Well, actually, isang ghost bursters lang naman. Oh, who you gonna call? Ghost bursters. Tulad ng ghost bursters. Oh. At nakikita natin ngayon sa ating screen na kinuha pa rin Julian Paquito. How about Esmeralda para sa Bren Esports? Or siguro gusto na lang i-flex pa rin itong Valentina. Maybe keep it open. Kuha na sila ng kanilang jungler na pwedeng isang Tamos para ma-outspeed kahit itong Paquito or itong Julian. Pero Esmeralda pa nga rin ang kanilang kunin. Flex pick pa rin for Onyx Philippines though. Paquito, Julian, no? Exactly. Still can't read now the cards of Onyx Philippines. Bren, you can ban yung Claude. Immediately, Claude tsaka Iritel. Deny marksman, no? Yung movement speed kasi ang taas na pwedeng ma-reach. Specifically for Beatrix na nasa backline palagi. Sprint na pwede i-combo sa isang Iritel na meron pa ditong Faramis. It's deadly. So they either pick their poison or kailangan or kaya talaga nila tapatan to. Yung Claude tsaka Iritel lang panito na. Ginagawa dito ata ng side ng Onyx yung mabibilis yung mga cooldown eh. Para kapag nag-extend yung laban, mas marami silang mababa tong skill. Dede. Si Paramis. Si Paramis, nagagamit pa nila. Isipin mo, si Swordside tsaka si Chain, si Julian, ang bilis ng cooldown yan eh. Yeah. Plus, yung Paquito, pag cooldown lang yan, yung tatlong skill mo, may pang-raka na dun sa may championship stance. Yep. Automatic, may pang-burst down ka na naman ng isang right member dito sa side of Bren. While for the side naman dito ng for the side dito ng Bren Esports, ang kinukuha naman nila is yung consistent na damage. Sustained damage. Actually, sustained damage if tama ka dun, Wolf. Yeah. Na parang all parts of the game, hindi sila mawawala ng damage. Yep. It's a Grok ban para sa Onyx. Siguro yung kanilang na-next ban na lang dito yung
lockdown na hinahanap nila from backlines. And I think they're really eyeing for the Claude this time. Siguro yung Cho nga eh, yung pwedeng next man dito ng Onyx Philippines. Kind of tells me, Bren, huwag nyo nang ibigay talaga yung Claude dito sa Onyx. Kasi nakakatakot talaga yung Claude Paramis. Sobrang kunat ng Claude. Sakali mangyari yun. Sobrang sustainable at halos hindi mapigilan. Tapos meron ka pa nung hatak mula dun sa Paramis. Which also means na pwede mong ma-displace yung Beatrix para maging mas open siya dun sa Claude. Claude na may dalawang buhay. Yep. How deadly. Okay. Natalia. Okay. Early game. They're trying to deny early game potential na pwedeng ma-burst down ng Bren Esports. The Natalia. Nasabi mo nga, Wolf, it's, you know, consider siya as one of the last, one of the last picks. Yep. Na pwede to disrupt early game being a Natalia. So for Onyx Philippines, anong dapat iwasan nila dito or kailangan nilang i-level up for Bren Esports? So, o kaya Lolita ang kanila pwedeng iban dito versus Bren Esports. Most importantly, yung Lolita na pwedeng malaking magandang teamfight tool para sa side ng Bren Esports. At the same time, kung sakali nga kukuha pa yung Onyx ng isa pang marksman to match with his Beatrix, it would be a difficult task. So, Joe or Lolita ang pwedeng iban dito na Onyx Philippines. My pleasure. Yung tank. Your team na pwedeng maging Karina instead. Possibility. Okay. Well, wala pa naman jungler dito inside ng Bren. So, oh. what's open ngayon for Bren Esports if ever kukuha sila ng jungle? Kung i-reveal nila ngayon what? Akai? May Thams. Okay, Thams. Thams is open. Thams, Diroth. Right. Pwedeng gamitin or... What if the tipong mga Balmond? Oh, Matilda. Mga back siya. Hindi mo na nare-reveal. Okay. Boss fight? I don't think back siya is... Ano, a great option, no? They need something independent na makasustain din ng damage kasi knowing na may dalawang buhay dito, ang Onyx Philippines, mainly because of the Faramis. So, Onyx Philippines, pwede na kunin yung Claude. Up for the taking na. That's correct. Claude, tsaka, what if mag-defensive sila? Like, yung mga tipong mga tiki ulit. Ooh, para maprotektahan yung Claude nila. Oh, Atlas! Oh, yeah, Atlas, of course. Hindi pa natin na... We almost forgot about that. Pero, that's on the side of Onyx, no? Ang nangyari dito is nabigyan pa ng isang bala yung side ng Bren Esports onto the Valentina. And actually, kung iisipin mo, kapag nakuha ni Valentina yung ulti ni Atlas na Fatal Links, Valentina is technically a better Atlas at that point. Yes, exactly. Actually, it limits down a lot of ultimates sa side ng Onyx Philippines. Pero ang open ngayon for Bren Esports, anong available na jungle now for Kyle TZ? Diyan pa yung Thamos, katulad sinabi natin. Meron ding potential nung kanilang yung Balmond. Solid din sa isang sustained teamfight. Sometimes teams also pick up yung Helcurt. Na in this case, kaya lang baka mahirapan dahil dun sa... Oh, Barracks, of course. Para may kunat din. At may Matilda rin kasi sila. So, hindi na ganun ka problemado itong si Barracks sa kanyang mobility. Alam mo, the flying dinosaur combo. Meron akong isang bagay na iniisip ngayon. Hindi ako fan, parang hindi ako fan ng Barracks kapag may Julian. Dahil sa knock-up. Sa knock-up. Knock-ups, yung Scythe. Diba ba sa'yo? There's a lot of control eh. Yep. Well, kung titignan natin ang structure ng Bren Esports, susubukan nila mag--1, naka-ultimate, burst down. Kaso may humaharap din sa Onyx Philippines. The Julian, and they also have one more thing to look after. Dito, yung Faramis. Where instead, well, they went for the Clint. So, where they're doing a textbook counter for the Beatrix, for the laning, mainly for the early game. Yeah, we could consider. In an interesting turn of events, para sa Onyx Philippines, mas ginusto nila yung Clint. In a way, maintindihan mo kung bakit para meron silang mas malayong range of attack instead na kumuha at mag-settle sila sa Claude o kaya i-retail na medyo up close and personal at mas late game pa ang diskarte. Kukontrolin nila yung early game sa ngayon gamit yung kanilang mga rotations with this Paquito at and also in a very interesting manner tinuruhan ni Ryota si Shinsui ni Leash para dito sa ating para sa ating purple buff. Ladies and gentlemen, game number 3. Dito nga magdidikta kung manunumbalik na nga ba ang lakas ng Bren Esports. Oh, with a save, Ogwen!
buhay pa rin or manunumbalik na ba or oras na ba ng bagong kapanahunan for this tiebreaker game? Super friends who trying to go for a play pero it's not enough damage. Walang burn na magaganap. And yep, doon sa may taas, Paquito Esmeralda, isa sa mga lumang matchup. Yeah, lumang matchup. I think yung Esmeralda okay naman siya din sa matchup kasi hindi siya, pwede siyang hindi mamatay dun sa lane na yun. And more than okay na kapag ganun. For the side of Onyx Philippines, they are waiting for their level 4 ultis. Siyempre, si Rapidot, si Super Friends, alam na natin yan na napaka-dependent nila on that level. Yung level 4, yung ultimate usage mo, Fatal Links, Cult Altar. Kumbaga, lahat ng teamfight capability nyo into the early stages of the game, sa kanila magagaling. And to point out one more thing, naka-pull yourself together ngayon ng Atlas, which gives out 15% cooldown reduction on the battle spells at sa recall time niya. So nakikita natin dito, they can be aggressively rotate against Bren Esports as long as may ultimate na siya onto level 4. Well, Dizzy, giving help dito kay Pandora. Tamang nangyari yung lahat ay nakapwest na siya doon sa may turtle. Pero Sensui and Super Friends, napapalaban sila dito kay Pew. At habang nangyari yung lahat ay nakuha na ni Pew yung ultimate dito ng ni Super Friends, yeah, ni Faramis. Sila pa yung nakinabang una kasi level 3 pa lang si Friends. Yep. Wow. Super good para sa Bren Esports na take advantage nila yung draft nila na may mga lamang talaga sa mga, just literally yung sa mga matchup lang na harapan. And dahil dun sa paggamit agad ni Super Friends on yung flicker na sobrang aga at hindi siya nakakuha ng kill kasi kapag under ka ng outer turret energy shields the first 5 minutes of the game, meron kang 15% reduction sa mid at sa XP lane at 25% naman dun sa gold lane. Yep. So you saw na si Sensui, alam niya na kayang, ay sorry, si Super Friends, yung isang skill niya, yung Ghost Bursters, kaya na niya mapatay si Ogwen doon eh. Kaso, dumating nga sa point na biglang nagkaroon ng extra reduction kasi ng damage si Ogwen. Kaya nabura siya doon, dahil sa Tore. Mm-hmm. And that is going to be a chain stopping Bren on their tracks. Hindi papalapitan dito ng Julian, pero sabi ni Pew, ako nang bahala and that is going to be a shadow strike na gumuhit dito kay Rapidot. Oh yeah, Bren Esports, mukhang gusto nga ata dito pulihan si Nets, nag-iisa onto the tower. Sinusubukan depensan, kumukuha ng konting buff dito on the defense early game. But Bren Esports, si Few ngayon ha, onto the passive ng isang Valentina. You don't want to get a higher XP against your mid lane matchup because the higher XP, mas sumasakit ang Valentina na to. Plus yung ultimate, there you go, Super Friends falling down again with the aid of Kyle TZ. Securing all parts of the map. It looks to me that Bren, napapanalo nila lahat ng lane nila ngayon. Well, yung top lane is kind of 50-50 para sa akin kasi wala pa talaga nakakuha ng lamang. Pero kung isipin mo yung mid tsaka yung bot, parang nahahanapan ng paraan ng side ng Bren na talagang pigilan. Bren, all eyes on the Clint or si Nets dito. Tinatanggal nilang safety net, ika nga Wolf. And this also means na masisigur nila yung mga turtle. Nice flicker out from Joe. And here comes the Cult Altar. Ogwen, aabutin ba siya? Yes, he will be saved. Habang nangyari yung lahat, nagkagamitan na ng Cult Altar. At ito na yun. Tingnan natin kung anong kaganapan ang mangyayari. Dahil habang nangyayari lahat yon, Wolf, OSX, nakuha na ng Bren yung pangalawang turtle nila. Yeah. And it seems to me na tama nga yung sinabi ni Wolf kanina. Kapag hindi mo nakuha yung unang turtle, huwag ka nang magtangka. Sa second turtle. Yep. Because sa ikot pa lang ni Ogwen at ni Few, Onyx Philippines right now is trying to think twice kung paano nila i-approach to. Yes, they have the Atlas. They also have Super Friends. Pero how will they suffice ngayon the damage, the magic damage sa side ng Bren Esports early game? Because right now, iniipit at iniipit nila yung top lane tsaka yung gold lane. Mm-hmm. Sa mga usapang trade-offs lang sa draft, I'm actually super surprised na yung Onyx Philippines na in-prioritize yung Faramis over the Valentina. Para sa akin kasi mas magandang i-prioritize yung Valentina kasi mas open siya. Flexible. Mas flexible. Right? And pag kung sakaling kunin ng kabila yung Faramis, nakuha ko pa rin yung Faramis. Oh, ganun din. Ay, ngayon, meron pa silang Atlas. So technically, parang nakuha din yung Atlas. Ultimate will miss for Rapidot. Pero ngayon, this sets up Bren Esports on open windows. Kyle TZ ngayon. Jome naka-sniper.
Nakuha ni Fyu yung uppercut dito ni Ryota, pero it won't really matter as Kyle Tizzy is the one na nandun sa may front line. Si Sensuwe dito gumamit na ng sword. Habang nangyayari yung lahat, si Jome sinusubukan abutin ni Ryota at si Pandora naman ay kiniklear lang yung minion. This is definitely the first turret going to the side of Bren Esports, and right now Bren is on point. Speaking aggression mula sa Bren Esports, men. So tama ka dyan, on point nga sila. Lalo na sa pag-contest nila ng purple buff ni Sensui. This time, finally may invade nila sa third rotation ng purple buff. Pero nahihirapan pa rin mag-farm dito si Sensui. One thing to look after dito, being Sensui ay boy pa rin. And going back to the point that Sensui right now, medyo nalilimit siya mainly on the problem na dito natin nakikita si Kyle Tizzy. This is a level 10 Barats over the jungle of Onyx Philippines. Sa pakunatan and pick off, they can out-sustain damage with a big guy na pwedeng ibigay ni Kyle Tizzy. Being aggressive ngayon ng Bren Esports, top lane, sinusubukan nilang ipitin dito ang pagbawi. Especially objectives na wala ngayon na mid lane turret, this opens up a lot of avenues sa Bren Esports na pwedeng tangkain or for pick-offs right now na Onyx Philippines pwedeng mataranta. And this is all happening. Definitely the leader of the show na pinapakita ngayon ng Bren definitely is Fyu, kung paano niya isi-set up yung laban dito. Nasa kanya ang bola kung paano lalaban ang Bren Esports. The Hall of Famer, the leader, ladies and gentlemen, possible Hall of Famer, Fyu, ladies and gentlemen, getting that fatal links ngayon. Ang kabalik ni Pandora, we might actually see a full-blown team fight, especially na meron siyang Flicker. Nice find mula sa Onyx. Hindi nyo nila kailangan gumamit ng Flicker kay Rapidot. Just na-conceal. Enough na para makakuha ng pick-off doon kay Pandora. Still very early, so ang bilis ng respond dito ni Pandora. At kinonceal na rin ng Onyx Philippines yung control doon sa may top lane. Wala nang outer turrets dun sa top lane ng Onyx Philippines. At dahil dyan, lalaki pa ang lead ng Bren Esports sa ngayon. Around 5,000 at this point. At ipipilit nila yung top lane. Pero dahil sa Holy Defense Wolf, ay hindi matutuloy yun ng side ng Bren. I just want one thing to point out for a few here. He's two levels away. Mas advancing ngayon ng XP ang Valentina onto Super Friends. But to think, meron siyang Enchanted Talisman. You have the Genius Wand, only mana. We have the Spring Mana, and also we have the Magic or Defense Magic Reduction side ng Onyx Philippines. Pero wala pang depensa ngayon ng Onyx Philippines, di Athena Shield pa. Well, definitely, dahil sa passive ng isang Valentina, talagang mauuna at mauuna siya in terms of the levels against doon sa katapat niya, which is si Super Friends. Pero kasi hindi na ka nakakatakot talaga ngayon, OSX is yung possible na magawa ni Oakwet at ni Fyu kapag ka nagsama na yung Guiding Wind, yung Circling Eagle, pati yung IMU. Ang bilis naman ng dinosaur na yon, Kyle Tizzy. Flying dinosaur with the aid of Oakwet. Ito na ba yung duo na sinasabi mo, Butters? Nakakatakot na nga yung dinosaur. Paano pa yung lumilipad na dinosaur? Ang bilis tumakbo. Mahirap yan. O yan, o, nakain na yung boksingero. O. Si Ultimate, ha? Yung Ultimate. And nakita natin yung Lord. Nandun sa may taas, pinakita talaga. And may close-up pa. Pero walang na-takedown sa side ng Onyx. That's Scott Arthur, ha? Nagamit na dito yung ulti ng Faramis. Super Friends. Pero ngayon si Fyu, kinuha niyang Ultimate ni Rapidoot na for setups. May Flicker din dito si Valentina. Surprise setups could happen for Bren Esports habang nagpupush yung Lord sa taas. Anong possibility of comeback for Onyx Philippines? Butters and Wolf. I mean, one well-timed Cult Altar. Timing. Pero kasi may Cult Altar din yung kabila eh. Kung sakaling, mas pinili nila yung longer game katulad ng Claude, siguro mas malas yung late game nila. At this point, ang hirap ng bumawi. Pag clip kasi yung pinili mo bilang isang marksman, you have to understand na hindi ka ganun kalakas sa late game. Oh. Kung late game ang problema ngayon ng Onyx Philippines, they need to check on who to target sa side ng Bren Esports because Jome right now may Blade of Heptasis na kung hindi siya nakakatama ng any attacks from the side of Onyx Philippines, this is an assassin special item na kung wala siya kinukuha ng damage for a certain time, mas sumasakit. So yung sniper at ang shotgun ng isang Beatrix right now amplifies by the minute. Sasamahan mo pa dito ng isang Dominance Ice and Blade of Despair just to counter down the healing sa side ng Onyx Philippines.
Ogwe window, dominant size, first press plate, nakikita mo naman yung movement speed nila. Pero, si Few ang isang bagay, isang player na gusto ko tingnan dito. Tante Talisman, Genius One, tapos Winter Truncheon. Winter Truncheon agad. Oh? Para sa risk. Pero kasi, Ultimate Winter Truncheon. Pwede niya kasi pang outplay yon sa mga Fatal Links. Yes, yes, yes. That's why he prioritized this. Utility na talaga ang priority ngayon ni Few. So we can say for Onyx Philippines, timing sa Ultimate is Super Friends at setup ni Rapidoot. Yeah. Ako, Wolf, may tanong ako sa'yo. Itong mga jungle na Julian ba, usually ba dapat makuhaan pa sila ng defense items? Kasi usually makikita mo, kuha sila ng mga Genius One, yung Twin Blade, yung Shadow Blade. Tapos, itong si Holy Crystal. Holy Crystal nata ito eh. Susunod niya. I think when you are faced up against yung mga heavy marksman, mga Claude, mga Beatrix, na yun yung win condition na kami ng team. Yeah, Holy Crystal. Mas maganda mag-damage build ka na lang. Kunwari, ikaw ay Karina or Julian. Pag walang Claude sa kalaban and you think na kailangan nyo ng tank sa early stages, doon ka mag-tank build na Karina o kaya ng Julian. Pero, walang in-between. Kapag pinili mo na yung tank build ka na all the way. Kapag pinili mo na yung damage, damage all the way ka na lang. Siguro pinaka-defense mo na lang yung Winter Truncheon. There is no middle ground. No middle pero ground. Kapag ka Lord, syempre, walang middle ground. Kailangan isa lang makakuha and it will definitely go to the side of Bren Esports Onyx Philippines. Paano nila pipigilan yung next push given that exposed na yung kanilang top lane? And now, to think na naka-freeze lane din ang top and bottom, this points out or this pushes out Onyx Philippines to go out sa base para tapatan ng Bren Esports. But sa nakikita natin sa mga previous moments, they're not trying to waste any chance to move around. Because sa kakunatan din na binibigay ni Kyle TZ, it's a level 15 na barats na nakaipon din ng big guy stacks. So this covers a lot of defense na rin. But on the side of Onyx Philippines, wala pa rin tayong nakikita ng magic defense. Onto their side. Dominance Eyes only. All lanes pushing to the side of Onyx Philippines. How do you stop this? How do you defend something na hindi na talaga pumapabor sa inyo? The turret onto the bottom lane ay tumba na. One more turret dito sa may gitna. And right now, the Lord, yung mata niya, nakaset na dito sa may base. Sinusubukan ng Onyx Philippines dito na i-take down yung Lord. They will be successful, but at the price watch of full heavy turret. And right now, it is going to be a Fatal Links. Wow! Onyx Philippines, they tear it up! Ladies and gentlemen, ito na ata ang pagbabalik. Ito na ata yung comeback. Kyan TC dito with Immortality. And he will go down as well. Apat na members sa side of Bren Esports ang tumumba. The rapid set by Rapidoot. Hindi pa rin napigilan. Depensa ang Onyx Philippines at magpupush sa base ng Bren Esports. Cutting them off guard. Ngayon, magpupush ngayon sa base. Papunta sa Esmeralda nilang isip. Pandora nila nag-iisa dito. Nagmamadali dito yung members ng Onyx Philippines. They know that this is their window for a comeback. This is going to be a miracle set. Ladies and gentlemen, Few is alive. Ogun is alive. Jom is alive. And they have to run back. Kailangan nila tumakbo, ladies and gentlemen, and Onyx Philippines, a sliver of hope, a window, a light, nailawan sila ng anong pag-asa. Rapido ang pag-asa ng Onyx Philippines. At nakombo din nila yung kanilang ultimates. We said, di ba, watch out for Jome. Nag-set up na siya, ginamit na niya yung kanyang shotgun. Unfortunately, Onyx Philippines are way prepared for that. Well played mula doon sa kanilang heroes, particularly dito sa Atlas. Pero makikita din natin na malaki yung gilapanan ni Super Friends with the Cult Altar. Eventually, si Ryota din yung kanilang knock-up. At pag pinag-combine yung tatlong sources ng knock-up ng Onyx Philippines, including yung kay Ryota, na chain stun yung Bren Esports after that. Galtis goes down. Onyx Philippines! Paano nyo nahanap yung mga pick-off na to? Hindi nga possible na dapat nagagawa nyo ito ngayon. Sobrang out of Onyx position ni Galtizi. Wala doon si Matilda para iligtas siya. It's Onyx time na ba? Approaching 16 minutes. Ryota with the knock-up sa likod. Pero naiwan itong isa. Nets for the double kill. Ogwen is down for Bren Esports. Pandora Few. The double P combination. Siyan sila na lang ang buhay.
dito sa side ng Bren Esports. Goodness gracious, Onyx Philippines from the brink of defeat right now to controlling the third lord ng larong ito. Super well played from Ryota. Wow. Standing his ground. Tinaiming niya yung champ stance niya gamit yung knockout strike para mapigilan yung jump ng Matilda Charlton Beatrix. I think Bren Esports are not using yung proper combos nila kasi parang ginamit niya nila yung Matilda Barrett, di ba? Tapos dun sa last na positioning nila, Barrett was alone. Matilda yung sinama dun sa Beatrix at Beatrix, Matilda yung sumugod sa isang XP laner. I think there's a lapse of judgment sa position na yun. Ako, Wolf, naniniwala ako sa'yo. Yung communication nila ngayon might be all over the place. But they have defense. The defense, pero Ryota kanina, will he make it still again? The place of Ryota. Ito na nga ba ang pagbasag ng Onyx Philippines sa base nila? Pew! Nakuha niya yung ultimate dito ng Clint. Surpresa siya dito, ladies and gentlemen. And that's ultimate with the dungeon being used. Ogwen, Pandora, Jome. Sina na lang ang pinapatay dito ng members sa side ng Onyx. And they will escape. Ryota trying to deal nagigil finishing na. Blow. Ladies and gentlemen, wala pa mga minions. Ito na yung minions. And the minions are here. Will this be enough for the side of Onyx Philippines na matapos na itong laro? Ryota and the others. Pandora, last man standing. Ogwen, immortality buff. Pandora, kakayanin ba? Hindi kaya today! Onyx Philippines, what time is it? What time is it? What time is it? Ito na ang oras. Ang oras ng bagong kapanahunan. Ang bagong mukha ng Onyx Philippines winning the tiebreaker game sa unang laban against Bren Esports. One reverse, well, comeback. Sabi natin doon na wala nang pag-asa yung Onyx Philippines. It would be a hard thing to do. Tall order. But at the very last moment sila pananalo. Dahil sa Fatal Links, dahil sa knockout strike, at syempre yung enhanced chains. Ang pinakita ng Onyx Philippines sa isang classic way paano mag-comeback sa isang MOBA game. I-overload nyo ng stun. Kin-round control lang sobra-sobra at unfortunately for Bren Esports, masyado silang magkakadikit sa moment na yun. After that comeback play, wala kay Rapido tsaka kay Ryota. Eventually, sa isang Lord fight, nagkaroon ng mga mistakes ang Bren Esports na na-expose ng mga members ng Onyx. And you can see na in-all-in nila doon si Kaltizi. Knowing na walang Matilda para makapagligtas sa kanya, ginamit ni Kaltizi yung kanyang Daytona's Welcome around the Lord area while he is alone at dahil lima yung kalaban niya doon. I can't remember kung lima o apat. Basta, more than three, sure kill yon kaysa isang Barrett. Kanina, that was one chilling moment. Ako, being an Atlas user na may flicker cuts, may ulti, nagdikit-dikit. Oh. I'm guessing maybe that's the best moment. On the side of you, oh, parang sobrang enticing lahat ng ultimate na kunin na nagkaroon siya ng problema into knowing kung ano nga ba yung dapat niyang kuning ultimate. That might be the case. Pero that, and then in a late game,